What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapanood nyo ngayon, naka-premiere dito sa paborito nyong YouTube channel, DOUGBROCK TV. Mapapakinggan sa lahat ng podcast streaming platforms gaya ng Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at marami pang iba. Hay nako. Nagbabalik ang podcast. Siyempre, palakas ng palakas. Ano pa ba? Paano ba natin sisimulan yung bagong season? Siyempre, meron tayong balikbayan. Ladies and gentlemen, ngayong araw, kasama natin, he is an artist, a performer, a rapper, a father na nagpapagalaw ng eksena ng Filipino hip-hop sa Italia. Ladies and gentlemen, cyberspace, please welcome Zargon. What up? Utol. Salamat. Nice to meet you. Nice to meet you finally in person. Mm-hmm. At thank you sa pagpapa-unlock para salamat sa invitation na to. Karangalan yun. Mm-hmm. And kamusta ka? Kamusta? Welcome home. Ayos naman utol. Ito, naninibago after 10 years. Ito 10 na years kang hindi nakauwi. Mm-hmm. So the last time you were here was 2012. Yup. Sa 2012. Mm. Okay, 10 years. Oh, naninibago. Anong purpose ng pag-uwi mo? At napauwi ka, biglaan. Gusto ko mag-rap dito. Mag-live. Gusto kong kumanta. Gusto makita yung reaction ng mga tao na nandito na ako. Mag-perform, yeah? Yup. At gusto kong gumawa ng konting pera. Yun lang. Okay. Mm-hmm. As being Zargon, mm-hmm, you just wanna do kung ano yung ginagawa mo na dati bago ka pa umalis dito, no? Mm-hmm. Mismo. Okay. Dati kasi nung 2011, 2012, hindi pa naman ako ganun may pangalan talaga na ganun. Uh-huh. Although, sinasama lang ako ni Kosa sa mga event niya. Uh-huh. Shoutout sa my Kosa. Pasingit-singit lang tayo, tipo uh-huh ganun. So, nagkaano tayo ng konti, dahil tuloy-tuloy yung music ko. Gusto ko siyang iuwi dito kung ano bang, diba? Ano yung nabuo mo dun? Uh-huh. Okay, pag-usapan natin lahat mamaya yan. Pero siguro, uh-huh, simulan natin sa paano ba nagsimula si Zargon? San ba siya nang galing? Mm-hmm. Paano ba siya pagkabata? San ba siya pinanganak? San ka lumaki? Mm-hmm. Kwentuhan mo kami, utol. Wala man akong pinag-aralan, utol eh. Okay. Hanggang second year high school, dinala na ako dun sa Italy dahil hindi ako nag-aaral eh. Nagdolo ko lang ako, parang ganun. Saan ka nito? Batangas to, sa Batangas. Okay, mm-hmm, Batangas. And then, dinala na ako sa Italy and then doon na rin ako nag-rap. Okay. Nung nag-rap 2002. Okay. And then 2003 pumasok ako sa Sandamukal, Sandamukal Records. Sandamukal Records, mm-hmm, yeah. And then yun na, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy talaga yung rap ko hanggang ngayon. Mm-hmm. At since 2003? Hindi ako tumigil. Tutuloy. 19 years in the game. Straight. 20 na, oo. Straight. Yep. Wow. Mismo. Kahit nagtatrabaho tayo, nagagawa pa rin tayo ng music. Kasi okay, gusto ko yun, mahal ko yun eh. Mm-hmm. Mm-hmm. May makinig ba na wala, masaya akong ginagawa ko. So ginagawa ko, yun lang. Gusto ko itanong, utol. Batangas City, sa Italy ka na halos talaga nag-rap. Oo, medyo. Sa Italy na talaga ang umpisa lahat ng ano talaga. Ng music mo. Tapos umuwi ka ulit dito? Pabalik-balik naman ako dati nung binata pa tayo. Pabalik-balik naman tayo dati dito eh. Ah, okay. Panayang bakasyon din. Ngayon lang ako, kaya medyo nagtagal na hindi ako nakabalik kasi sunod-sunod yung anak ko eh. Mm-mm, nag-family na. Oo. Mm. Hindi ko may uwi to buntis. Pandemya. Okay. Tsaka, humaba na ng humaba. Mabigat eh. Yung iuwi kayong mag-anak, kailangan marami kang pera. Oo, kasi dumami na din. Oo. Mahina ang kalahating milyon dun. Oo. Mm-hmm. Okay. Sige. Pagdating mo ng, okay, pabalik-balik sa Italy, paano nagsimula yung rap career mo, yung hip-hop story ng isang Zargon? Connection din siguro. Oo. At, yun nga, tuloy-tuloy. Hindi ko alam, basta dito mga 2015, like that. Doon eh, medyo nag-boom tayo noon eh, nung time na yun eh. Okay. Yun na. Nagkapangalan na talaga tayo ng konti. At ngayon pa lang ako gagawa ng history. Ngayon pa lang. Mag-uumpisa pa lang ako. Talagang ano to, mahabang Journey. Mahabang journey, tas ito na yung
pag-aani. Mm-hmm, mismo, mismo. Dito mo na sisimulan lahat ng tinanim mo. Mismo, tama 'yun. Tama 'yun. Okay. Mismo. Anong how is it like being, you know, being punta naman natin yung ano, yung kwentuhan mo kami utol. Mas gusto ko makilala ka at maintindihan yung naging journey mo sa Italy. Kamusta ba ang buhay ng isang Filipino paano ba? Matatawag immigrant o family man? Oh, Filipino family man, yep, sa Italy. Pero paglipat mo doon, bago mo nakilala yung wife mo, bago ka nagkapamilya, yung bilang binata at nagrarap, kamusta yun? Kwentuhan mo kami ng tungkol doon. Wala. Puro kalokohan din ako nun nung binata ako, utol. At talagang nagbait lang ako talaga nung nagkaanak na ako. Puro kalokohan ako nun. At ulo ko ng isang samahan eh. Okay, naging... Yep. Pag sinabing ulo ng isang samahan, ano, founder or like presidente? OG, like that. OG, okay. Doon? Doon, sa Italy, sa Dili. Mm. Iba't ibang lahi kami doon, iba't ibang lahi kami. And then you founded it? Yep. Oo. Tapos kami pamilya na tayo, wala, talagang trabaho. Kamusta yung bago yung pamilya, kamusta yung buhay, G? Ano yung pwede mong i-share? Ano yung pwede mong ikwento na kumbaga, maaalala mo ng mga nakasama mo noon? Mga kwento na pwede mong i-share na makikita, mapapanood ng mga kabataan na ganun pala dati. Kasi ngayon, every, kahit saan may CCTV, okay, everything nasa internet. Pero ano yung mga storya na feeling mo nagpatatag sa'yo, binild ka kung sino ka, ano yung mga pwede mong i-share about it? Yung pagkakamali, madami akong pagkakamali sa buhay, utol. Napakadami kong pagkakamali. Kumbaga, tinabla na ako ng panahon eh. Mm-hmm, mm-hmm. Na bumalik ako. Na sinundan ko lang yung liwanag para may magandang bukas. Talagang hinahanap ko yun eh. And then all good. Bandang huli, family talaga yung buhay ko eh. Mm-hmm. At yun lang. Wala, kalokohan lang, ganun lang. Mga pagbinata ka, rumble, away, ganyan, droga, like that. Yun lang naman maano ko eh. About experience, napakadami naman nun eh. Pero sa... mabilis ang ano, gang life lang din talaga. Anong masishare mo about it sa gang life? Na anong difference nun dun tsaka dito? Dito ba naging part ka ng gang? Hindi. Doon na talaga? Mm-hmm. So international gangster ka, ganun? Mm-hmm. Pero mga Pinoy din. Pero may mga ibang lahi nga din. Ano yung masishare ko na... Na like how do you... Paano ka bilang leader? Ano yung mga normal na eksena doon bilang yung sa pang-araw-araw na buhay ng gangster doon? Mm-hmm. Ako as a leader, ano eh, mabait akong kapatid talaga eh. Mm-hmm. Napakabait kong kapatid. At mahal ko lagi ang aking mga kaibigan. Mm-hmm. At bilang kapatid, dati nung binata ka ako, sinasamahan ko sila talaga sa kalokohan. Kalokohan din yung mindset ko. Pero ngayon, inaano ko sila sa mabuti dahil bilang isang kapatid, dapat hindi mo ipapahamak yung mga mahal mo eh. Tama. Ginagabayan ko sila. Dahil may mga bata na ngayon, mga bata na yung mga ibang ano eh. Dire-diretso rin pala sila, pumapasok pa rin sila. Mga bata na sila yung iba eh. Mm-hmm. So kuya na tayo, parang nagsasabi na tayo sa kanila ng mabuti. Nang dapat kung iwasan nyo na yan, walang magandang maano yan, masisira lang buhay nyo dyan, bahala kayo. Ang importante eh, nagsabi ako sa inyo, hindi ko kayo, kumbaga, inano pa sa ganyang bagay, yung tawag doon, yung pinush pa kita sa gawin mo yung ganyang masama. Hindi. Pinipigilan ko sila. Sinasabihan ko sila ng mabuti. Yep. I think yan yung pinaka-importante sa isang leader. Yun. Nagli-lead ng dinadal. Nililead mo yung team tama. No, kasi kumbaga, kung... Hindi ka pwede maging leader kung hindi ka ganun. Ano ka, ano yun? Paano ka rin... Kaya ano nila kung ganun, di ba? Irerespetuhin, no? Mismo. Dapat ipakita mo rin sa kanila na paano pahalagaan ng bawat isa. Yep, para bandang huli, lahat sila sasang-ayon sa'yo. Hindi ka nila pwedeng kontrahin lalo na tama ka. Yun din eh, no? Kumbaga, kung pinakitaan mo rin yung tao ng butas, talaga mismo, may masisilip siya sa'yo. Mismo. Pero kung pulido mong ginagawa ng tama yung obligasyon mo, mm-hmm, di
sasangayon din sila. Mismo, kasi mismo. Alam nilang yun yung pinakatamang dapat gawin. Mm-hmm. That's very nice. Halimbawa, napaaway ka, ganun. Mm-hmm. Ako, dati kahit pasimuno rin naman ako sa away, tara, 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 ganun. Ngayon, kung maaaring daanin natin sa magandang ano, para hindi na lumaki, ginagawa natin ganun. Kasi yung mga bata, hindi mo naman sila mapipigilan kasi bata pa sila. Mapusok. Mapusok, mapusok, mapusok. May papatunayan. Oo. Kasi ako, ganyan dali, pinatunayan ko talaga eh. Talagang bago ko bago pa nila ako irespeto rin talaga eh. May earn. May pinatunayan ka din dapat talaga. So ngayon, dati kasi wala akong kuya-kuya na gagano sa akin eh. Mm-hmm. Although magkakabatch lang kami, puro kami loko ganun. So ngayon, may mga ano, so kami yung kuya, talagang inaano namin sila, ginaguide namin sila sa mabuti. Bilang saan nga kayo ulit sa Italia? Milan. Sa Milan talaga, mm-hmm. ano? Sa Domo. Yan, doon. Batang Domo ako eh. Okay. Yep. Dati yun ang pinakatambayan namin talaga. Yung harap ng simbahan. Mm-hmm. Riot doon, ng kalaban namin, mga itim, mga ano, riot doon. Talaga? Yes. Paano? Mga Latin, mga ganun, mga Latino. Tapos versus Filipinos? Mismo. Anong pinag-aawayan? Territorio lang. Territorio lang talaga. Sinong hari dito? Mismo. Agawang base? Oo. Okay. Dati maraming, siyempre, daming natambay na Pilipino doon. Talagang ano, nung time, dalawa lang pamimiliin mo eh, yung sasama ka sa amin o titirahin ka namin eh. Talagang kami naiwan doon. And then, bandang huli nung huli, ang kalaban na namin talaga, mga ibang lahi na. Mm-hmm. Versus Filipino na so, kami so, na malam. So, Filipino to Filipino muna. Parang kinonquer nyo muna na lahat ng Pinoy na gusto maging gangster, mm-hmm. dapat kakampi namin. Dahil kung mm-hmm. hindi, kalaban namin. Alis kayo doon. Mm-hmm. Oh, paparindigan nyo yan. Mm-hmm. And then, nung nabuo nyo, okay, nakuha niyo lahat ng dapat, umalis lahat ng dapat. Kalaban na namin ngayon, ibang lahi na. Mismo. Anong year to? Mga ano to siguro, mga 2009, like that. Okay. 2007, mga ganun. Mm-hmm. Mga edad ano ko noon, mga 17, 18, 19, 20 yan. Early days ng digital, mm-hmm. ano yan, media, no? Mismo. Wala pa mga media, wala pa mga YouTube, mga ganun, wala pa. No time. Wala pang kahit na anong CCTV. Wala pa mga pambidyong cellphone. Oh. Wala pa ng mga ganun. Wala pa. Talagang mm-hmm. ghetto streets. And ano. Pero lagi may kasama music pa rin. Dati kasi nagpapa-hip hop event na kami dun. Nagpapaganong-ganon rin kami. Paano may kasama music? May mga ano na kayo? May mga speakers? May mga... Wala pa yung mga speaker na ganun. Ibig sabihin, nagpapa-hip hop event na rin kami. Tipo ganun. Okay. Nag-arap na ako nun eh. Nag-arap na rin ako nun eh. Okay. Yup. Zee, gusto kong malaman naman about sa... Ito, yung mga nakikita ako sa internet na yep. gathering nyo sa park, gathering nyo sa... Mm-hmm. sa saan ba? May park, meron kayong gathering sa mga gilid ng mga tulay. Uh-huh. Tapos, you're smoking weed. Mm-hmm. Everyone is there, Filipino, throwing gang signs. Mm-hmm. And nakikita mo lahat, nagkikita. May mga... Mm-hmm. May kasamang girlfriend, may kasamang anak. Mm-hmm. Anong kwento nun? Paano nangyayari yun? Kasi madalas nasishare mo lang sa live eh. Oo. Wala, ganun naman talaga doon ng mga Pilipino eh. Like tipo sa mga park lang. Pero doon napakadami ng club. Mm-hmm. Ako hindi ako mahilig sa mga club eh. Kaya yung ibang Pilipino. Nightlife. Mahilig lang kami sa mga isang mapayapang lugar na inom kami. Inom ang Pilipino rin talaga. Mm, parang nasa kanto. Parang ganun. Okay. Wala, ganun lang ano. Tapos, doon trabaho eh. So, pag walang trabaho, ano bang masarap? I-enjoy mo yung sarili mo. So, kailangan mo mag-inom. Ganun lang talaga. Oo. Eh, dati ako, putang araw-araw kami nag-iinom. Sobra. Mm. Kahit ngayon pagdating ko dito, wala pa kami tigil sa inom. Hayop. wala pa tigil. Wala, utol. Ano yan eh? Part yan ng celebration eh. Mismo. Celebration na kumbaga eh. Mm-hmm. Doon sa mga ganong sitwasyon, no? Ano yung tingin mo, bakit siya patuloy na, I mean, nagiging, kasi pwede naman mag-inuman, mag-celebrate lang yung mga taong off ng work with family. Pero mm-hmm. bakit together? Bakit kasama mo? Lahat ba yun? Kamag-anak mo? Or ano? Kaibigan. Yun yung mga sinasabi kong mga kasama ko sa samahan, yung samagang, mm-hmm. like that. Dati, samahan naman kami. Yung OG nga, hindi ko pa alam yun eh. Na may nagsabi lang sa akin, ikaw pala OG dito? Hindi ko pa alam yung mga ganun-ganun eh. So yun nga. Ganun kami, matagal na namin ginagawa yun. Laging ganun. Mm-mm.
lifestyle na talaga yun doon sa Italy. Hindi lang kami, napakadami pa ng Pilipino doon, sobra. Oo. Pero kami, pag nagsama-sama kami, kami-kami lang talaga. Hindi rin kami nakikisama sa iba. Iba-ibang bilog pa rin eh, no? Mm-hmm. Ngayon ba, uso pa rin ang gang fights doon? Gang fights, naman. Meron pa rin? Oo naman. Kahit yung mga ibang kasama ko, panay-rumble pa rin sila, inaano ko na lang. At lagi kong sinasabi sa kanila, basta ako, I'm a family man. Kung maaari, labas ako sa mga ganyang... sa mga ganyang ano. Pero kung maaari, masasambot natin, sasambutin natin. Kailangan mo pa rin magprotekta ng miyembro, eh, no? Oo naman. Part pa din yun. Mahal ko yung mga yun, eh. Oo. Tao na ano natin yun, eh. Kapatid natin yung mga yun, eh. Kailan natatag tong gang? 1999 kami. Okay. Mm-hmm. Okay. Sobrang bata mo pa nun. Sobrang bata pa ako nun. Bakit mo naisip? O sige, punta natin yun. Backtrack tayo 1999. Bakit mo naisip magtayo ng gang? Bakit mo naisip? Ano yun? Ikaw lang ba? May makasama ka? Paano? Hindi pa siya, no, mga ano pa nga kami, mga dancer-dancer pa nga yung iba dun, eh. Mm-hmm. Like, tipo, dumadami na kasi kami. Okay. Get to child, dumadami kami. Basta dumami kami na dumami. Umabot na kami ng 50, 100. So this is it na. Talagang ginawa na namin gang talaga. Kailangan na siyang i-form na organization. Ganun na yun. And then, lifestyle naman namin, dumadami kami. Ganun, rumble, ano, ganyan. Babae, droga, diba? Ganyan lang naman yung ano, eh. So, yun. Yun, utol. Ganyan nga, nangyari. Hanggang sa 1999 ngayon. Dire-diretso yun, hanggang ngayon. At yung mga kabatch ko, lahat kami, family man na talaga kami. Okay. Yung mga kabatch ko nang magkakasabay kami doon. Lahat kami, may mga pamilya na kami. Yung iba, hindi, yung mga iba, hindi mo na makikita. Madalang na talaga. Nasa Italy pa rin. Pero ako, nandun pa rin ako. Oo. Hindi man malimit, nangangamusta pa rin ako. Bumababa pa rin ako doon sa pwesto. Kasi, lagi ako sa family na, eh. Mm-hmm. Trabaho, family. Pag may butas, music. Minsan nga, nagtatrabaho, nagawa ako ng music. Tapos pag may Sabado, dadalaw ako sa mga kaibigan ko. Kinakamusta ko sila. O ano ba yan? Kamusta dyan? Ganun-ganun. Yun. Anong parang mga bagay na kailangan mong gawin muna sa family? Mm-hmm. Siyempre, mag-provide, mag-alaga ng baby, yep. You know, being a partner, kailangan gampanan. Mm-hmm. Pero paano mo masasabing oras na sa gang to? Eh, siyempre, family guy ka na nga. Paano mo nahihiram pa rin yung oras mo para balikan yung gang? Hawak ko naman ng oras ko, utol, eh. Okay. Batas ako, tatay tayo, eh. Okay. Pero hindi tayo pabayang ama. Mm-hmm. Kasi araw-araw ko na sa pamilya ko, eh. Pag sinabi kong Sabado, walang kukontra sa akin, gagawin ko, lalabas ako talaga. At binibisita natin lahat. Sabi ko nga, kapag mahal mo ang isang bagay o tao, lagi ka may oras para dyan. Pag mahal mo, lakas nun. Oo din, no? Hahanapan mo ng oras. Yep. Kung wala ka mang oras, hahanapan mo ng oras. Laging may oras para lagi sa mga importante. Oras dun, laging may oras. Itong pag-uwi mo na to, meron kang dito sa oras na isushoot natin, sa bukas yung show mo. Mm-hmm. So pag napanood nyo to, tapos na yung show, tapos na yung concert. Pero ano yung nilook forward mo dito sa trip na to after 10 years? Anong parang pinaka naging uuwi ako? Ano yung pinaka naging ano? Utol, ito gusto kong malaman. Ano yung naging pinaka decision, yung naging pinaka decision factor mo para sabihin, uupo ako sa eroplano, uuwi ako ng Pilipinas? Matagal na namin pinag-uusapan yun ng kumpare ko. Yung kumpare ko, inano ko rin siya bilang manager ko. Eh, shoutout sa'yo, Utol. Para siya yung kumausap sa mga gusto. Kasi ako hindi ako mahilig masyado makipag-usap, eh. So matagal na namin plano to hanggang sa hindi ako makauwi-uwi kasi gusto ko maging regular sa trabaho, eh. Mm-hmm. Para yung family ko okay na yan. Para stable. Yeah. Oo. Ewan ko ba, hindi ako pinagbigyan ng panahon. Siguro sabi ko may ibang way. Mm-hmm. And then nung natanggal ako doon, biglang nag-declare si par, uuwi ka na par. Pumayag naman yung asawa ko, sige baka yun yung way mo. Oo, kasi nga naman. Pag yung asawa, ayaw ko kasing iwan yung pamilya ko, eh. Ang pinakagusto ko, umuwi ako, kasama ko sila. So, dapat. Para makita ng mga anak ko na maramdaman nila, ako ay Pilipina, ito ang aking bansa. Oo. Kaso, hindi ako pinagbigyan ng panahon, next time. Sa ngayon, ikaw muna. Mm-hmm, sa akong muna.
titingnan natin yan. Pag sinuwerte tayo dito, malay mo, dito na lang tayo. Diba? Makuha ko kayo lahat dyan. Mm-hmm. No? Ganun. Pero, wife mo na yung nagsabi na, sige, umuwi ka. Kasi kilala tignan niya mo. Ako eh. Alam niya ako yung kilala niya ako eh. Sabi niya, go ahead. 22 days lang naman, bilis lang nanutol. Oo, sabagay. Pero okay, mapapalimit yung baligo dito dahil ganyan, ito na kami, way na namin to eh. Mm. Next time, mas professional na siguro, mas ano na kami, mas nakaset na talaga. Oo, oo. Yep. Pero alam mo, yun yung maganda sa mga ano, sa mga DIY na mga galaw. Mm-hmm. Doon ka mas natututo. Mm-hmm. Doon mo nalalaman yung dapat na applicable sa ginagawa mo. Mm-hmm. Diba? So, learning pa din, at least sumubok eh. Mm-hmm. Importante doon, gusto ko tumuloy ng music sa Pilipinas kung saan ako pinanganak, subukan natin ngayon taon. Ngayon, after 10 years, you're here. Mm-hmm. Diba? And then, we'll see kung ano mangyari bukas, sinong connection yung mangyari, sinong mm-hmm. makapanood, mm-hmm. paano lalaganap yung mangyayari doon sa concert. Ako alam ko naman talagang uuwi ako eh. Oo. Hindi ko lang masabi kung kailan. Alam ko naman na darating din ako sa time na ganito. Kaya nga sabi ko nga, kahit nandun ako, dali pa rin ako, music pa rin ako ng music. Sabi ko, uuwi ako, gusto ko umuwi ako, boom na ako eh. Mm-hmm. Like tipo, yan, may talent fee na tayo, pagkakanta, mga ganon. At alam, sinundan ko lang yung basbas ng panahon. Dahil pag ang panahon nagbasbas, dapat sinusunod mo yan eh. Like tipo, ito na nga, it's time. Mm-hmm. Diba? Uwi na ako. parang utol, ano mo rin eh, no? Na feel mo rin talaga. Na feel ko na rin talaga. It's time na talaga. Oo. Kasi wala na akong hinihintay pa utol eh. Medyo nagkakaano na rin tayo. 35 na rin ako. Okay. At gusto ko pang marami pang magawa. Although hindi ko man kasama yung pamilya ko dito, pero para to lahat sa pamilya ko. Okay. Yeah. Okay. Yung ginagawa ko. I respect that. I mean, di ba, sa ngayon lang, ilang beses mo na sa ilang minuto, wala pang kalahating oras, ilang beses mo sinabing family guy ka. Uh-huh. Ilang beses mo sinabing para to sa pamilya mo, di ba? Yep. Mga anak, di ba? Mm-hmm. Wife and all. That speaks about you being a father, a partner, and a provider. Mm-hmm. And I respect that heavy. I'd like to ask, what's your parang biggest motivation nung habang, alam mo tol, hindi naman madali ang pinaka siguro malaking misunderstanding or misconception, no? Pag nasa abroad, nasa Europe, nasa Amerika, akala mayaman. Hindi, tol. Akala maganda buhay. Hindi, tol. Masarap yung kinakain araw-araw. Walang problema. Mm-hmm. Walang inaalala. Mm-hmm. Pwede mo ba kami bigyan ng paliwanag kung ano, kamusta ang buhay ng isang Pilipino na namumuhay sa Europa? Sa ibang bansa, sa Europe. Halimbawa, sa Italy. Sa Milan, yung Milan. Sa Milan, oo. Sa Milan kasi, pag nagtatrabaho ka, hindi ka magugutom eh. Mm-hmm. Kaya minsan, ini-enjoy mo lang sarili mo. Pero, puta ka na, pag nagtatrabaho okay talaga, wala namang trabaho madali eh. Oo din. Ako nga, nagtatrabaho ako, alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pag uwi ko ng bahay, nag-baby-visit pa ako. Mm-hmm. Kasi wala mag-aalaga ng anak ko, magtatrabaho din yung asawa ko eh. Mm-hmm. No choice, mm-hmm. Di ba? Puyat ka na. Puyat na. Pero kailangan pagod mo pa talaga. Mag-alaga. Ganun talaga. Hindi madali, utol, hindi madali. Although, ang ano lang dun, maganda, pag may trabaho ka, kahit katulad kong ganito, makakakuha ko ng trabaho. Uh-oh. Dito, ano matatrabaho ko dito? Hindi sila discriminatory dun sa tato, no? Hindi sila. Open ano yun eh. Fashion, ano yung Milan eh. So kahit anong suot mo, itsura mo, game grabe sila. Grabe mga tattoo dun, grabe basta mga... Basta kaya mong gampanan yung trabaho na pinasuka mo. Yun ang mahalaga dun. At may mga maswerte, meron naman talagang wala silang matirhan, trabaho-trabaho, hindi pinapasweldo. Basta may mabibigat yung iba na trabaho, ang bibigat ng trabaho nila. May mga ganun, swertihan lang din. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte pa rin. Kanya-kanyang diskarte. Ang Pilipino, madiskarte naman yan eh. Mm-mm-mm. At lalo na dito, yung mga Pilipino, ang sisipag, dali mo sa ibang bansa yan. Oo, din. Diba? Doon, magkakaano talaga sila dahil masipag sila. Eh ako, nung bata kasi ako, puro kalokohan ako. Nagkamali ako doon. Eh kung nagsipag ako, nagsipag din. Dami ko na sana ng ipon. Mm-mm-mm-mm. Eh wala eh. Ang mindset ko noon, habang bata ka, enjoy mo yung life. Ghetto life. Yun ang sinasabi ko ngayon sa mga ibang tropa. Magtrabaho kayo, mag-ipong kayo.
Oo. Tumoko, wala akong ipon, 'di ba? Dapat tagal-tagal ko na doon eh, halos 20 years na rin ako doon eh. Tumo, wala akong ipon, pero hindi ko naman pinagsisihan 'yun. Mayaman naman ako sa pamilya, doon pa lang panalo na rin ako eh. Yung ano no? Kumbaga parang kung hindi ko man nagawa, natuto ako doon, pero hindi ibig sabihin kailangan yung pagkakamali ko maging mali niyo rin. Mismo. Sinasabi mo na agad sa kanila, mag-ipong kayo. Mm-hmm. No? Ano man ang mindset mo, one day millionaire, ganun. Uh-huh. May pera, bili ng alak, bili ng gimmick dito, ganun. Enjoy lang talaga. Like tipo, nagtatrabaho ako noon. Sabi ko, puta, no, ibang tropa, nagiinuman doon, may kasamang babae, ako, wala man akong anak. Nagpapagdo ko, iiwan ko talaga yan. Pusunod ako doon. Kahit pag-inuman ka. So, hindi mo na-build yung career. Parang mas more on, tama, more on talagang being... Nung binata ako. Oo, being a ghetto. Mm-hmm. Okay. Ano-ano yung mga naging trabaho mo yung pwede mo ma-share? Yung unang-una. Sige, umpisa natin utol sa pinakauna. Para makita nila talaga kung sino yung Zargon. Ang natrabaho ko lang doon, dalawang klase lang eh. Una, ano, naging parang chef ako. Chef, Mexican, okay. Mexican food. Naging chef ako. Kinuha ako doon parang chef na mataas. Ako na yung nagawa ng mga oras nila. Oh. Kung kailan ka mag-leave, ako na tagagawa. Medyo ano na yun, supervisory level, parang ganun. Ako yung na-order ng mga kulang na pagkain na, ako yung nag-double check. Ganun. And then, pinatagtag ko yung mga tangang magtrabaho, pinatagtag ko yan. Paano pinatagtag? Pinatanggal? Mm-hmm. Okay. Pinasok ko ngayon yung mga tropang wala. Pinapasok ngayon. Karang bigla natawa ako dun sa interest bigla. Pinasok mo yung mga tropa. Ngayon, nagpasok ako ng apat na tropa. Hindi ko po alam. Meron ako isang tropa dun na talagang... Well, ano siya, kailangan niya ng trabaho. Okay. Kasi wala siyang kakainin talaga, kailangan niya ng trabaho. Pag nakain nga kami, putang na, wala, hindi namin yung kinakain niya, kung ano lang ang ilagay niya eh. Kakainin niya. Nakita ko nilang sa schedule, tinanggal na siya. Mm-hmm. Umali, iniwan ko rin din talaga yung trabaho. Kasi tinanggal yung tropa mo? Oo, iniwan ko talaga kahit ano ako dun na, mataas ako dun na. Bakit may iniwan? Mapakisama nga ako eh. Okay. Yung ibang tropa ko nga, nandun pa, sabi ko, na dyan ka pa? Tara na, walang may, alis tayo lahat. Alis, tinanggal yung isa eh. May iba, ayaw pong umalis siya. Sabi ko, gago ka. Tara, sabi ko, tara lahat tayo, pare-pares tayo. And then, malaking pagkakamali ko yun. Tapos siya, natanggal na ako siyang trabaho. Ako naman ang walang trabaho, di ba? Yan lang, kasi nakisama ka, hindi ka naman niya nahatak. Mm-hmm. But it's so good. Puro yung warehouse, puro warehouse. Warehouse na yung puro work yung mo. Nagda-drive na ako ng ano, puro ganun na. Forklift. Kasi doon, okay doon eh. Hindi ako masyadong exposed. Mm-hmm. Tapos pwede doon nakahikaw, pwede doon ng may tattoo, pwede yung ano. Mm-hmm. Tsaka magaling ako doon eh, sa ganun eh. Oo, parang na-enjoy mo magmaneho ng forklift. Mm-hmm. Pero delikado pa rin yun, napaka-delikado. Buwis-buhay din ako doon eh. Oo din. Mm-hmm. Tsaka pwede ka maka-ano rin, maka-disgrasya. Talaga, diba? Talaga. Dahil heavy equipment na yun, considered eh. Laging may disgrasya doon sa trabaho na yun eh. Oh? Hindi, laging kang nasa... Pwede ma-disgrasya anytime. Kumbaga ano siya, very dangerous job. Mm-hmm. Mm-hmm. Pwede kang mapatakan, pwede kang... Kasi once napatakan ka nun, delikado ka dun. Oh, pag napatakan ka nang nahuhulog na malaking kahon, patak lang yung word pero pisat ka dun. Mismo yun. Pero sa awa naman ng Diyos... Safe ka lagi. Mm-hmm. At saka utol, ano yun, no? Yung presence of mind sa ginagawa, importante. Oo. Mahalagang mahalaga yan. Kasi lagi nila nakikita, lagi nagro-roll ka ng weed eh. Pero magtatrabaho ka, pero presence of mind mo, grabe. Kaya mong magmaniobra ng mga crate-crate. Hindi ko na pinapakita yun, hindi na nila alam yun. Although ang pinakikita ko lang, ganyan, kala nila, ganyan-ganyan lang. Pero hindi nila alam yung talagang kung ano yung buhay. Hindi ko na para explain pa sa kanila yun. Exactly. Pero ang ano... Labang ko na yun eh. Ang ganda lang din kasi, kumbaga parang... May silip pa rin eh sa tunay na nangyayari, realidad. Mm-hmm. Hindi ka parang rapper ako, artist ako. Tapos pero kailangan ko i-fake para lang, 'di ba? Ikaw hindi, pinapakita mo na wala, nakikipagkwentuhan ka nga rin talaga na. Mm-hmm. Lalo ng pandemic, 'di ba? Parang hirap din eh, lalo tinamaan yung Italy ng grabe yung naging cases ng COVID.
takot ko noon. Oh, grabe. I saw you doing live. Mm-hmm. Na parang feeling ko, parang nararamdaman ko ng konti, outlet mo yun eh. Kasi mm-hmm. hindi kayo nakakalabas, walang nakakapagtrabaho. Tama. Nagkakagulo yung ano, yung... Di ba umiiyak na yung leader ng country nyo eh. Sobrang, pero... At saka kung ano yung lugar na pinutukan, napakalapit lang sa amin noon. Dumating talaga doon yung na, ayaw namin lumabas dahil nakakatakot. And then, ewan ko kung bakit ngayon parang wala na silang pakialam. Baka dahil na rin sa turok. Oo, dahil na rin sa... Mabisa din siguro yung talagang turok na yun. Kami, vaccine. Third dose na kami. Oo. Importante rin yung vaccine, pero dati grabe talaga. No? Grabe. Walang labasan ng bahay. Walang labasan. Sa inyo, wala naman. Tapos makikita mo yung market, yung bilihan ng pagkain. Putang na, talagang pila parang yung mga tao. Mm-mm. Talagang, tsaka ano eh. Parang first time lang talaga siya nangyari sa buong buhay mo eh, mm-hmm. no? Parang kaya yon yung mga kung naaalala niyo yung 2020 talaga yung simula March 16 hanggang March nag-umpisa. Simula March hanggang sa, let's say mga July, August yung unang limang buwan, tol, parang ghost town lahat. Iniwan ko ang trabaho ko doon eh dahil doon. Paano iniwan? Iniwan ko, meron akong trabaho na parang magiging regular na ako. Yan na naman. Oo. Pero dahil nag-umpisa yung March, yung katapusan ng March, ano na yun eh, parang irregular na nila ako eh. Oo. Dahil taon na ako nagtatrabaho sa kanila. And then, hindi na ako pumasok nung man yun. Dahil... Kasi ang nasa isip ko nun, baka makapag-uwi ako ng sakit sa mga anak ko eh. Oo. Mas mahirap yung mga bata makarecover. Oo. Kaya mas pinili ko nilang okay lang, basta walang sakit. Okay, tama din naman. Mm-hmm. I mean, I'm not gonna lie, that's a very good decision to make. Mm-hmm. Lalo nung hindi mo ang nakikita mong mga ano, ang mga nakikita mong what they call this, ang mga nakikita mong palabas sa television at sa grabe, internet, biglang may natutumba, may mm-hmm. dumudugo ilong. Tama. Tapos grabe pa yung pinapakita nila, mas tama eh, na-amplify ng media yung gets ko na kailangan natin ma-acknowledge, malaman ko ano yung nangyayari. Mm-hmm. Pero parang minsan yung information na nilalabas, hindi na yung detalyadong tama eh. Mm-hmm. Minsan ang nilalabas na lang na information yung para mag-stay ka sa bahay eh. Tama. Diba? Tama. Yung parang, yun lang yung ano, yun lang. Pero, coronavirus, today talaga yan. Oo naman. Meron akong family na namatay dyan. Totoo talaga yun pala. Noong una nga, kalokohan lang ito eh. Oo. Tunay talaga. Marami talaga ako, marami akong kakilalang kinuha nito na hindi mo na nakita, hindi mo man lang nalamayan. Mm-hmm. Diba? Dahil bawal nga eh. They have to cremate the body right away. Tama. Pero, going back to you, sa family ba may na-infect that time? Wala. Sa awan ng Diyos, wala namang yung akin. Oo. Yung precautionary measures mo, gumana. Umepekto na protekta mo yung pamilya tama, mo. Tama. Sa long journey, wala kaming nagkasakit sa amin kahit anong sino. Hanggang sa nagkaroon ng vaccine, ano, nagpa-vaccine na kayo. Kung nagkasakit sila, magpakasakit na rin ako, hawa-hawa na kami, family kami. Oo nga. Di ba? Pero wala naman. Wala naman. Okay, that's very good. Sige, alisan natin yung pandemic. Balik lang tayo sa life mo sa Italy. Kamusta yung music naman doon? Paano yung bilang rapper? Saan ka nagpa-perform doon? Ano yung mga usual gigs doon? May empire din ng rapper doon. Oo, paano? Pasilipin mo kami kasi hindi pa kami nakakapunta doon eh. Oo, napakarami din ng rapper doon. Ang dami ring rap groups, ganun. Oo, tapos kami yung nag-event doon ng hip-hop sa Milan. Okay, isa ka sa mga organizer, kumbaga, ng event. Pwede may karapatan akong mag-organize, parang ganun. Okay. Medyo respetado tayong hip-hop doon kasi ako una nag-rap doon eh. Mm-hmm. Tipo ganun. Although, nire-respect naman nila tayo, nandun rin natin. Kung walang tutulong, kami ang gagawa. Kami magpapa-hip-hop event, ganun. At ganun din, parang ang Milan naman, parang dito rin. Parang ka rin nasa Pilipinas. Mas maluwag lang dun. Paano mas maluwag? Eh, para sa akin, masikip dito eh. Okay. Sikip, traffic, ganyan. Bawal kang mag-ganun, ganun. Dun medyo maluwag. Okay. At doon kahit wala kang trabaho, ah. Yung totoo, ah. Pwede kang kumain. Makakakain ka. Paano? Basta, maano lang doon yung mga pagkain. Okay. Madaling dumilin siya. Hindi rin ano. Makakakain ka. Panawit. Magaling ang government doon. Magaling. Okay. Mm-hmm. Ano yung gusto mo sa Italy na hindi applicable dito o wala dito? Ano yung difference? Kumbaga, hindi na lang sa gobyerno, pero na lang sa pang...
sa pangkalahatan, sa experience, yung bukod dun sa maluwag dun. Bukod sa masafe yung buhay mo dun, pwede kang mag-chonky dun. Diba? No, yun ang mahalaga din, di ba? Kaya, freedom dun, freedom eh. Pero legal, sa, ano man pipiliin mo, syempre, dun ka sa freedom. At mas safe. Oh, di ba? Kumbaga, kung illegal siya dito, nire-respeto mo yun dito. Pero dun ka naman nakatira. Tayo naman, yung ano natin, nilulugar naman natin lahat eh. Tsaka, it's important, utol na ano, it's important, utol na you acknowledge also kung saan bawal yung isang bagay na ano. Tama. Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan eh. Lahat ng tao parehas yung pagtingin sa ganun. Pero ikaw, na ilulugar mo siya, alam mo kung saan mag-a-act appropriately, saan siya dadalhin, saan siya hindi dadalhin, gagamitin, hindi gagamitin. And that's really, really nice. Yep. Kasi, sabi mo nga, leader ka. Mm-hmm. Influential din. And maraming nakakilala sa'yo. Sa internet, online, offline. Mm-hmm. Siyempre, the way you present yourself, may epekto yun sa brand mo eh. Bilang ulo. Ng isang pangkat. Mm-hmm. Diba? Ang galing lang din ang headspace na minsan. Kasi ang daming ano eh. Minsan nga, hindi naman talaga nagsisindi. Pakul lang eh. Oo. Diba? Mm-hmm. Parang, diba? Pero ikaw, daming controlled eh. Parang, mm-hmm. ano mo sa, finesse mo yung sarili mo. Yup. I respect that. Not everyone can handle it eh. Tama. Diba? Not everyone can handle it the right way. Kaya nga feeling ko rin, maraming bansang hindi, napag-uusapan lang naman since nabanggit mo. Kaya maraming bansang hindi nag-legalize or nagre-regulate ng mga ganitong klaseng bagay. Eh kasi, naaabuso. Tama, tama. Kahit dito, sa tingin ko pag ginanong mo dito, baka maabuso nga eh. Alam mo naman mindset ng mga Pilipino eh. Pero ewan ko kung darating yung time na ilegalize nila dito. Pero sa Thailand daw, okay na. Nakita mo. Malapit lang yun. Yayaman ng Pinas pag ginawa nila yun eh. Ang laki ng pwede nila itak siguro doon. Mismo. And anyways, punta tayo sa ibang story ah. Okay. Utol, ikaw ba ay may kapatid, pamilya, meron. Nasa Italia rin? Nandito yung isang kapatid ko. Okay. So, ate ko siya. Okay. Mm-hmm. So, paano naman yung ano? Paano naman? So, alam ko na may kapatid ka, kaya parang mm-hmm. kapatid din pala yung turing mo talaga sa mga kaibigan, yep, sa mga sumasali, no? Mm-hmm. I'd like to know, Batanggenyo both parents mo? Batanggenyo puro. Tapos sila yung nauna sa Italia? Sila yung nagdala sa'yo? Yung mama ko, mas nauna yung mama ko. Yung papa ko naman nasa Batangas lang eh. Okay. Ano sila eh? Ano sila eh? Broken family. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, your mom, siya yung nagdala sa'yo doon. Very young age. Mm-hmm. Dinala niya ako doon. Tapos bumalik ako dito sa Pilipinas. Dito na sana ako eh. Mm-hmm. Sabi ko, may balik yun ako dyan. Mamatay lang ako dito. Hindi eh, baka, siyempre, puro loko din. Baka kung saan lang ako mapapunta. Kita ko naman yung pwedeng mangyari. Dalawa lang to, ma. Maangas tayo. Hindi naman tayo pwedeng magmukhang kawawa lang dito eh. Tama. Diba? Dali niyo ako dyan. Dyan ako mag-aangas. Yup. Dalawa lang paglalagyan ko dito. Pagka tinuloy-tuloy ko to. Mismo. Baka saan ako mapapunta. Baka dito, mag-ganong pa ako dito. Sabi ko, dyan na lang. Dali nyo na lang ako dyan. Balik nyo ako dyan. Oo. So, nga. Bata ka na punta doon. Bumabalik-balik ka dito. Sinubukan mo yung kapusukan mo dito? Sinubukan. Tinitingnan ko kung ano yung galawan. Okay. Dumating ako sa time na... Anong year to? Umuwi ako nung... Yung naisip ko na parang gusto ko na mag-stay ng Pilipinas. 2011 to 2012. Okay. Sige. Six months ako dito. Mm-hmm. Tinignan ko yung galawan ko. Papotok na yung flip-top nun. Medyo papotok na hip-hop nun. 10 years na ako nag-rap na rin nun. Although ang nakakakilala sa akin nun, mga rapper na rin lang. Mga hip-hop lang talaga din. Uh-huh. And then, tinignan ko yung galawan dito. Siyempre, mga kaibigan ko rin man. Parang mga gangster. Sina Jumber din mga kaibigan ko. Oh, shoutouts to OGKB. Mm-hmm. Rest in peace. Kapatid. Although, sabi ko baka mag-iba lang din ako ng way dito. Mapapunta lang din ako sa way na ganun. Kasi hindi man ako papayag na ang angas-angas ko magtatrabaho ako sa McDonald's. Mm-mm. Kasi nga, wala ka rin tinapos. Tama ang angas-angas ko, kailangan ko mag-rap ng ganito para tanggapin nila ako, para magka-pera ako. Ah, okay. Yun yung mindset mo. Hindi. Mm-hmm. Gusto ko dapat gagawin ko lang yung gusto ko talaga. Mm-hmm. Yung mag-rap ako kung anong gusto kong i-rap, kung ano ako, ganun. Express yung sarili. Oo. Tapos, sabi ko nga,
baka maging kawawa lang ako dito, mas pinili mong bumalik sa Italy. Okay. Nung una, tinignan ko yung galawan ko dito, sabi ko, bukod sa music, hindi ko pa nangangapapakukuha nung pwede eh. Ang mahalaga, pwede akong bumalik doon. Sabi ko nga, ma, ibalik nyo na ako dyan. Parang baka saan lang ako mapasuot. Nakikita ko na eh. Pwede akong mapasuot sa... Hindi mo si mahirap Pirato, labasan. Sa mga no? Ganun, oo. Grabe na yung network mo eh, no? Padilim na ng padilim, parang ganun. Yup. Pero galing, no? Sinalba mo yung sarili mo sa pagkaka, ano, no? Kumbaga, inano mo rin. And then simula no, pagbalik mo doon, hindi ka na ulit umuwi. Hindi, doon ako nagka-family. Yeah, nagka-family na ako niyan. May plano akong bumalik nung isa pa yung anak ko kasi nung uuwi babalik na ako. Nabuntis ko na naman. Okay, okay. Hindi mo pwedeng biyahe pag maliit pa yung mga bata, hindi mo pwedeng ano. Sunod-sunod yun, tatlo yun eh. Tapos nung one time uuwi man ako, may pandemya naman. Okay. Sabi ko nga, pinipigilan ako ng panahon. Oo. Kapag hindi ka pa handa, kumbaga. Oo, ang panahon kapag nag papakiramdaman mo yan eh. And then, pag ano, sundin mo. Pag yun yung pag pinaramdam niya sa yung eto na yung right timing. Yan. Pag ang panahon nagdigta, go it. Panahon din yung nagbibigay minsan ng hindrances eh. Kapag iniiwas ka niya sa kapahamakan eh. Tama, tama. Huwag ka muna umuwi. Medyo ano. Mararamdaman mo yan eh. Tama rin. And good thing, ang galing nga, babalikan ko lang siguro few minutes ago, nabanggit din ni Utol Zargon na pa-regular na rin siya sa trabaho. May inaantay din siyang regularization. Mm-hmm. Kaso, medyo hindi rin sinuwerte na wala siya sa work na yun. Uh-huh. So, yun yung naging, parang naging hudyat. Para, oh, tama. Tapos yung kumpare mo na manager mo na rin ngayon, nagpa-plano na rin dito. So, parang, oy, this is the perfect window. Mismo. Wala kang kailangang i-maintain na attendance kasi wala kang trabaho sa panahon na to. Ito yung perfect window para umuwi ka at mag-rap. Doon ka gumawa ng pera habang hindi ka nagtatrabaho dyan. For 22 days, kumukuha ka ngayon ng connections, ginagawa natin itong interview, may mga live performances ka, may concert ka, tapos sigurado may mga collaborations ka rin na inaayos. So ngayon, parang wala na akong time para gawin yun eh. For 22 days kasi may anim na show tayo eh. Wow. Medyo pabalik-balik tayo eh. Talagang tour, no? Lagari. So, pero ako, gusto ko yun. Kasi 10 years mong hindi ko lang i-experience yung ganun. Yung ako naman yung bida. Ako yung ako yung mag-tutor. Ako yung bida dito. Parang ganun. Dati kasi sumasama ka laki, Kuya Mike. Sabit-sabit lang ako. Kumbaga, wala ako sa listahan. Meron akong kasama dito. Parang si galing pa ng Milan. Kasta ka na. Doon ka magra-rap. Oo. Naranasan mo yun, no? Oo, naranasan ko yun. Anong masasabi mo sa ganong klaseng proseso? Ano yung pinagkaiba? Masasabi mo ngayon, anong pinagkaiba ng mga rapper gaya mo dati na hindi pa ganito kaboom yung internet versus sa mga rapper today na medyo mas available na yung mga bagay? Ngayon, pag nag-boom ka, yung kan eh. Oo. Dati, wala namang ganun eh. Di, iba pa rin yung dati kasi dumaan kami sa process eh. Medyo dumaan ka sa process. At pag dumaan ka sa process, doon ka magiging tunay. Di ba? Dadaan ka muna sa process. Dati, kahit pinapakanta ako ng pasingit-singit lang ako naman tuntua ako. Papakitaan ko itong mga to. Gusto ko yung ganyan, yung hindi nila ako kilala. Yung puto, sino itong hype na to? Parang ganun. Gusto mo yung magugulat sila. Wala ka sa line-up, pero lakas mo. Pero ngayon, iba. Ngayong umuwi ako, nagugulat ako. Hindi naman sa kinikilim kung sikat ako. Parang, dami nagpa-picture, kilala nila ako, man. Promise, kahit saan ako pupunta. Nakakatuwa. Pero hindi yung parang kalaki ng ulo ko. Dahil kung lumaki yung ulo ko, matagal nang lumaki. Natutuwa lang ako. Kaya nga ako umuwi, gusto ko makita yung reaction ng mga tao. Baka sabihin nila, doon lang ako nag-aangas eh. Hindi nila alam yung dahilan. Di ba? So, eto na ako ngayon. Na-fulfill mo naman. Na may mga taong hinahangaan ka, nakikilala mo. Pinapatatoo tayo, yung mga ganun. Oo, di ba? Daming nagpapatatoo din sa'yo. It's so nice to know, no? Na kung paano mo lang din minarket yung sarili mo, paano ka lang din nakipag-communicate sa audience mo habang nasa Italia. Mismo. Pagdating mo dito, talagang tumatak yung mga lyrics nila sa'yo. Mm-hmm. Sinusundan nila yung mga nilalabas mong music. Kahit may mga haters tayo, meron talaga din nagmamahal sa atin. Oo naman. At
At mas matimbang lagi yun. Oo, mismo. Diba? Mm-hmm. Tsaka pambalansin yung haters, utol. Ikaw, paano mo hinahandle yung hate? Ah, wala. Tayo sa akin yung mga hindi naman nila ako kaya eh. Tayo sa akin yung mga yun. Hindi nila ako kaya. Hindi ka nila kaya. Ano yung mindset mo pagka may ganun? Pagka dumarating yung wave ng hates, uh-huh, may nagawa ka na hindi nila nagustuhan. Paano mo siya tinitake? Ako kung ano yung gusto mo, yun ang ipapakita ko sa iyo. Gusto mo nang ayaw mo sa akin dahil ano, ganun kay, ganun ako. Ang ina mo rin, ganun. Wala, madali naman akong kausap eh. So, pero kung respeto ang gusto mo, respetuhan tayo. Mm-hmm. Pakisamahan tayo. Pero yung hate, dating kasi ganun, may mga hate kang ganyan, dapat talaga hindi mo pinapansin yung mga yun. Nagpapapansin yan eh. Minsan nga, dadami pa yung mga anak mo para lang mapansin ka. O diba? Alam mo yung mga mindset ng mga, kaya, mga ano yun eh, mga lapok, mga walang kwenta. Hindi ko dadamay pa yung mga anak eh, no? Para mapansin. Hindi ko pinag-aaksayan ng oras. Mga walang kalaro, no? Mm-hmm. Eh, ano lang, titingnan ko lang, sanay na ako, hindi na ako. Although, wala namang katotohanan ng hindi nila alam kung ano ang totoo. Oo naman. Oo naman. Tsaka at the end of the day, mas kilala mo sarili mo palagi. Mismo. Ikaw lang din ang makakapaghusga. Di ba? Tama. At eto, utol. Gusto kong balikan lang din si... tawag dito. Gusto ko lang balikan si Utol Decoy. Okay. He may rest in peace din. Mm-hmm. Rest in peace, Koy. Check out nyo, may episode kami ng podcast ni Decoy. Isa yan sa mga unang pinodcast ko. Sobrang dami. Sobrang OG rin yan. Sobrang daming value sa episode na yun. Halongkatin nyo. Balikan natin yon. Break lang muna tayo. Sige. Ito ang paborito nyong podcast. This is DOUGBROCK Radio. Yep. What is up, Cyberspace? DOUGBROCK here. Maraming salamat sa panonood, ah. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, huwag nyong kalimutang i-like yung video. Pwede rin kayong mag-comment. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng shows namin. DOUGBROCK TV. What is up, Cyberspace? Welcome back. Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ito ang DOUGBROCK Radio. Napapanood nyo sa paborito nyong YouTube channel, DOUGBROCK TV. And kasama pa rin natin, utol natin mula pa sa Milan, Italy, Zargon. Ciao sa lahat. Hello. Ciao. Utol, medyo matamis yung wine, ha? Yup. Salamat sa baon mo, ha? Cheers. Salamat, utol. Salamat. Tol, sobrang grateful ko lang na nandito ka at ang saya ko lang din. Pero balikan natin yung kwentuhan. Mm-hmm. Medyo, dami na rin natin na pag-usapan. Pero ngayon, mas gusto ko himayin, eh. Yung mga bagay, eh. Babalikan ko lang, meron ka naging battle. Anong nangyari doon sa isang battle na yon? Na rap battle? Parang guest ka yata doon sa event na yon. Anong backstory na? Ayun sa Italy. Ako noon, hindi kasi ako nasali sa mga ganun yung parang flip-top rap battle na ganun. May rap battle league din doon. Nagkaka-event sila ng hip-hop ganun din, ng kantahang hip-hop. Ako guest ako, galing ako Milan. So, saan sa Italy to? Rome. Oh, sa Rome naman to. Rome, okay, yan, Rome yan. Tapos nagre-request yung mga tao na mag-battle kami. So, ba't hindi man ako madamot pagbibigyan ko? Pero hindi ako talaga doon, hindi ako kasali. Ako magpe-perform lang ako. Okay. Ganun so, music artist performer ka. Uh-huh. Tapos may nagkakataon on the side, may rap battle. Tapos, syempre, naglambing yung mga organizer. Pinagbigyan mo. Yep, hindi ka talaga battle MC on that hindi end. Ako pwede. Okay. Okay, sige. At least malinaw. Hindi kasi ako pwede sa mga ganun eh. Baka hindi ko sila matansya. Mm-mm. Pero, pikunin ka ba? Ako eh. Oh? Hindi ko kaya yung pagmumurahin-murahin, duduro-duroin mo ang ganun. Hindi ko kaya yun. Hindi ba? Sasakalin mo. Promise. Sabi kayo. Okay, sige. Puntahan natin, balikan natin yung napag-usapan bago yung break. Yeah. Si Decoy. Okay. Meron kayong kanta together, Filipino Hustla. And it's one of my favorite because I know it, you know. Kilala ko si Decoy bilang hustler din talaga. Mismo. From the streets, di ba? Yup. Titik man mong kamao days pa lang, man, di ba? Mahusay talaga yun si Koy. And believe ako dun. Yung nung nasa marketing siya, marketing business, networking business, franchising business, he's really killing it there. Mismo. Kumbaga, back in the days, ako yung parang totoy na, ang galing niya magbenta. Yep. Kasi hindi madaling gawin yun. Oo, ha? Di ba? Ako tinry ko yun. Oh. Sabi niya sa akin, utol, sige, ganito. Pag nakabenta ka nito, yung parang mga food cart. Food cart, yeah.
May 100,000 ka kagad. Okay. Pag nakabenta ka ng isa. Okay. Tangina, walang bumili sa akin, tol. Walang bumili, wala. Pero siya, ang dami niyang ganun, oh, di ba? Diba? Walang bumili. Mahirap yun. Mahirap. It's not walang easy. I respect him for that. And pag-usapan namin yun sa podcast episode namin. Pero yun nga, going back. Utol, ano yung relationship nyo nung nabubuhay pa si Dicoy? Kwento mo ko sa alaala mo sa kanya. Sige, sige, paano siya bilang sige, utol sige. Sa'yo? Gumagawa kasi ako ng mix album, no? Album ng mixtape, ganyan. Mm-hmm. Ang pamagat ng album na yun is Legend. Okay. So, ang hindi ibig sabihin ng legend ako, ah. Okay, okay, gets. Legend yung mga kasama ko. Okay. Kaya ang dyan, kasama ko dyan si Jouty, kasama ko dyan si OG Secret, si Mike Cosa, siyempre nandiyan si Dicoy, nandiyan si Mike Sweep, nandiyan si Crazy Kyle, pinaghalo-halo ko eh. Lahat ng ulo rin sa kanya-kanyang era. Nakiusap ako sa kanya, pwede ba tayo magsama, ganyan, ganyan. Si Koy, hindi nagdalawang isip sa akin agad eh. Let's go, sabi niya. Parang hinihintay lang din niya eh. Oh, oh. Bang! Tapos magaan yung loob namin sa isa. Alam naman, si Dicoy, gangster din mo si Koy. Oh, oh. Yep. Sabi nga niya sa akin. You have common understandings. Yes. At mahal ko si Koy. Mm-hmm, basta sayang nga lang, di kami nagkita. Pero... Nang personal. Oh, pero napaka-thankful ko dahil... Nakasama ko siya sa kanta. Yeah. Nakasama ko siya. Nakakausap ko siya minsan. Tinuturuan niya ako. Sabi niya, ako nga, utol, tutulak-tulak din ako dati. Pero kita mo, ngayon, million-million na tayo, ganito. Hindi pa masama, legal pa. Oo. Sabi ko, tinry ko naman. Naging ano nga, pinopost ko nga yung mga ano niya, yung mga market nga, yung mga ano niya. Kaso walang nandiyawala ka, Jason. Tagal kong ginawa, month. Sabi ko, utol, di ko kaya. Di talaga para sa akin to, siguro. Oo. Sabi ko. Pero siya, ang galing niya doon. Galing niya. And, yung episode namin, pwede nyo i-check yun. Sobrang daming valuable lessons doon. Sobrang daming kwentuhan doon. Sobrang daming kwento na doon lang niya sinabi. Maraming taong hindi nakakaalam. Yung alter ego ni Kuya Andrew E. May aso na ang pangalan, Pooch. Kaya yun yung naging pangalan ng alter ego niya. Parang ganun. Si Koy nagsabi. Yun yung mga story. So, wala lang. Naalala ko lang lagi. And being, you know, a young artist and when I was still in hip-hop, I mean, I was still in high school and nagra-rap ako. Sila Dicoy, yan. Sila yung mga tinitingala ko noon. Sila yung movement, sila Picasso. Yeah, sila Picasso. Mga legend dyan. The underground runs forever. Parang mga Glock 9 yun eh. Oo naman, sila Kuya Glock. Kumbaga, sila yung mga kuya na nag-pave din ng way. Yep. And, you know, I'm just, naalala ko lang din si Koy, si Dicoy dahil nga, may song kayo together. So, nung napagbigyan kanya, utol, ano yung mga susunod na process? Paano niya siya sinimulan yung konsepto? Kwento mo pa. Gawa tayo ng music video, di ganyan. Siyempre si Koy, kilala kong milyonaryo yan eh. Alam kong maangas yun, ganda ng kotse niya eh, di ba? So ako maangas din ako, hindi ako papayag na hindi. Umalikin lang ako ng limousine, di ba? Sa Italy, Nag-limousine naman din ako, ha, hindi. Sige, sinabayan ko siya. Sa mga tao na hindi nakakaano, no, if ever na hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung kanta ni Dicoy and ni Zargon. Parehas, may music video sila na shinot sa Italy at shinot dito sa Philippines na pinagsama. Sobrang ganda nun. Anyways, utol, going back. Ayun. Sabi, nagrenta ka rin ng kotse. And then? Sinabayan ko siya sa angas. Sinabayan ko siya. Although, akin yun. Sige. At yun na, lumabas na yung Filipino hustle na sabi nga ni Koy, salamat din, utol. Dito lang siguro ako nakakuha din ng ganung ano, views, ganyan. At hindi naman about sa views, pero talagang it's about hip-hop. Sabi ko, kanya. At kinararangal ko na nakasama ko siya. Filipino hustler. Kung meron mang Filipino hustler talaga, kay Dico yun. Yeah. Siya yun. Siya din naman nagbigay ng title na yun. Siya yung sinabayan ko. Yup. Na ano ka lang talaga, sumabay ka lang. Nilatag niya rin. Pag oo niya, nilatag niya din. Sangayon lang ako. Sabi ko, let's go. Ang lakas nun. Mismo. And, yun nga, solid din talaga na may kanta ka sa nag-iisang Dicoy, di ba? The best remembrance yun. Sige, moving forward, utol.
may mga naging, ang daming naging issues din ng internet, no? Sobrang dami nilang pinupukol sa'yo, sobrang dami nilang binabato sa'yo, porque wala ka dito. Uh-huh. Diba? Doon ka lang daw maangas. Yep. Alam mo yun kung ano-ano. Pero it's part of it. And I know you understand it's part of the game. Mm-hmm. Pero may mga naging involved ka rin sa mga distrakan eh. Yes. Sa mga bigayan ng diss eh. Uh-huh. Itong huling involvement mo with Don Pao. Okay. Kamusta to? Paano ba to nagsimula? Gusto ko malaman ano nangyari after. Kasi mukhang naging okay naman. Wala. Di man ako una dun. Sila una eh. Okay. Okay. Dinish niya ako eh. Okay. Pero naka-edit yung boses niya. Ah. So pinahanap ko. Tsaka may mga nagko-comment na siya eh. Pinahanap ko sino. Umami naman siya. Umami naman daw siya. Na siya yun at dinish ka niya? Oo. And then? Binayaran lang daw siya. Ganun. Okay, naintindihan ko naman yun. And then, binagbigyan ko siya. Pero hindi ko na sineryoso. Kasi sila, nirecord nila ako, binidyo ko lang sa Facebook. Mm-hmm. Kasi, unang-una sa lahat, hindi ko mo siya kilala eh. Mm-hmm. So, dinish niya ako eh. Mm-hmm. And then, nung bumalik ako na parang pag ganun lang, tumira talaga siya. Dinish niya talaga ako. Yung pangalan ko talaga, Zargon Distract. Yung talaga. Mm-hmm. Pero hindi ko na siya, sinagot ko pa rin siya, binalik ko sa kanya yung kantang ginawa niya, binalik ko sa kanya. In the way po, na-record ko lang ng diretso talaga. Parang freestyle lang na. Pero parang nabalik natin. And then, nasambot, kasi hindi nga naman kami iba. Isang pamilya din pala naman kami. Like okay. Tipo, di man iba yung mga kasama namin, gano'n. Okay. Kumbaga, nagkahipapan lang. Ayos na agad. Nagkahipapan lang. Agad, okay, that's very nice. May respect Don Pao. Mausis Don Pao at saka, really alam mo rapper. Naman na, kung mangyayari ang panahon na yun, magiging magkaibigan din naman kami. He's although, a really good rapper, man. Yep. Tsaka mukhang mabuti rin yung tinatanim niya sa eksena. Ganun ko rin siya sa pagkakilala ko kay Don Pao. Mm-hmm, kaya, medyo nagkahipapan lang, kumbaga. Oo, nagkahipapan lang. Medyo nagkakilitian lang. Nagkahipapan lang. At nasambot na ayos. Hindi pa kayo nagkikita? Hindi na sumunog talaga. Hindi pa. Okay. Hindi na rin lumaki yung apoy ng grabe, hindi na, no? Hindi na. Naayos. Mm-mm. Doon ako curious doon sa nag-ayos noon. Sa gitna. Kasi syempre, sinakalbong brutal. Kaya mo siya, kapaya pa. Siyempre, ayaw din man nila din ng ganun. Kaya naayos agad, hindi na lumala. OGKB pa din eh, no? Oo. Anyways, again, moving forward. Wala, nabanggit ko lang utol kasi yan yung mga nangyari na hindi mo rin expected. Para sa akin, ha. Uh-oh. Hindi ko expected, tapos nangyari. Syempre, kumbaga nandoon din ako, nakatanaw. Ayan yung mga gusto kong matanong talaga sa'yo. Yep. At least ngayon, alam ko na. Yung mga katanungan sa internet, kung paano si Don Pao at si Zargon, naayos na sila. Mm-hmm. And, so, yung mga nag-aap sa akin, nandito na ako. Puntahan nyo lang ako, madali naman ako hanapin. Yun. Mm-hmm. Kontakin nyo lang yung management niya. yeah. Sa lahat ng gigs, sa lahat ng guestings. Lalo na kung pera yan, okay, let's go. nasa description sa baba paano makukontak si Zargon. Utol, balik tayo sa Italia. Mm-hmm. Sa Italy, naka-perform ka na around Italy sa labas ng, sabi mo, may Rome guesting ka. Uh-huh. Sa labas ng Milan, ano-ano pa yung mga lugar? Buong bansa halos? Sweden. Nakalabas ka pa ng Italy, okay. Yung pa lang. Yes, Sweden. Okay. Ngayon pa lang. At Philippines. Sana. Ilang leg yung shows mo dito? Anim na shows. Oo, in Manila. Bali, after ko ngayon, babiyahin naman kami ng Legazpi, tapos Naga, Bicol, tapos baba kami ng Batangas, Quezon, tapos Laguna. Doon mismo ka na makagago. San Pablo, para sabihin nila tatakot ako doon ako mag... doon kami nagkumuha ng pwesto. Mismo, sa kanila na mismo. Kinall out eh, no? Kinall out din. Hindi nga, teka lang. Yeah, total na pag-uusapan, ikaw nabanggit mo na rin naman. Z, anong estado ng... kamusta kayo ni makagago? Anong meron okay sa... Okay naman kami, utol. Hindi naman ako galit sa kanya. Mm-hmm. Tatawa lang ako doon. Siguro nila kung mag-aangas siya sa harap ko, baka tamaan siya sa akin. Pero kung ano, ako walang... Siya naman ang may kagawa ng kagaguhan na to lahat eh. Hindi naman mm-hmm. ako. Pero ako man, nakakaintindi naman tayo eh. Yeah. All good. Mm-hmm. Kumbaga, wala kang ano. May message ko nga siya sa Facebook eh. Pinamessage ko kay isa kumpare ko nga kay parang dyan. Sabi ko, punta ka. Nandito lang ako sa San Pablo sa inyo to. Sabi ko, ako ang bahala sa'yo. Sabi ko, walang gagalaw sa'yo. Pumunta siya. Oh, di ba? Oh.
Gusto ko nga siya sambutin eh, di ba? Mukha naman mabait siya makagago yun. Ano rin, no? Parang ano rin talaga, no? Ano na rin eh, internet na rin yung nag-amplify ng mga bagay-bagay. Yup, so, yup. Wala, dinaanan ko lang din yun. Utol, ikaw ba gusto mo talaga pure music lang? Wala ka bang, like, wala ka bang gustong i-pursue na ibang elements of hip-hop? Gusto mo ba mag-battle? Hindi. Kung gagawin ko lang yun para mapahiya ako, hindi na. Okay. Tsaka hindi mo nga kasi kaya eh, no? Mm. Kaya naman. Kung aamoy ko naman, kaya naman. Siyempre, ako nang gagawa nun. Pero para sa akin, ayoko nang ganun. Mas more on music ka? Music na lang. Mm-hmm. Eh, ano bang, para sa mga ngayon ka palang makikita or malalaman talaga yung deep na storya mo? Kilala ka man nila, pero yung deep na storya mo. Ano ba talaga yung klase ng musika na gustong gawin ni Zargon? Anong klase ng kwento yung gusto niyang iparinig? Ako? Ang klase ng musika ko. Ako talaga, utol, ano eh. Gangster rap talaga ako eh. Pero lahat na yata ng klase ng ano na inanuhan natin, pwede tayo dun kasi. Gangster rap talaga yung gusto mo parang forte. Yun ang pinaka forte ko natin eh. And then, wala naman. Bakit gangster rap, utol? Parang mas dun ka, syempre, oo, yun saka, ka. Saka influence ko sina, ano, yung sina Tupac eh. Sina Biggie eh. Sino talaga ang mga, yan, ito na lang, dito tayo tatawid. Sino ang mga naging influence ni Zargon sa music? Tupac. Sige. Tupac, yan. Biggie, Eminem, Ice Cube, D-Max. Yan, pagpalagay yan sa local. Oo. Dito naman, Ghetto Dogs, Oblaks, yung mga ganun sounds Ghetto dati. Dogs, Andrew E, siyempre, Francis M. Francis yan. M. Eh. Death Threat. Kuya Andrew, Death Threat. Mm-hmm. Yun talaga mga sounds ko. Putain ninyo, capital P to the U to the T. Di ba alam ko yung sounds namin dati. Ano, nasa probinsya kami ng Batangas, tuwan-tawa sila kapag yung mga ganyan yung sounds. Paraudihan eh, no? Oo. Paraudihan mm-hmm. eh. Hindi, pero ganun talaga eh. Ghetto Dogs era, di ba? Ganun talaga mismo. Eh. Mismo. Well, ngayon kasi medyo iba na rin yung hip-hop music. Dati rin sa States, sa Western countries, ganun din naman. Sa Amerika, ganun din naman yung hip-hop music. Sa, talagang tama. Rowdy kung rowdy, di ba? Yup. Siyempre, you have to mean it. You're a G, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, gangsta rap ka talaga magpo-focus. Hindi, ako naman na... Flexible pa din. Flexible. Kung anong-ano, pwede tayo dun. Pero sabi ko nga, kung gumagawa man ako ng solo ko ngayon, gusto ko lagi may gangsta vibes. Yes. Kasi ikaw yun. Sa ako yun at hindi, saka... Hindi lilihi sa character, no? Tama. Ang pinaka... Isa sa mga nagugustuhan ko about gangsta rap yan, sila Price ta. Yup. I respect Price, yeah. Shoutouts to Price. Yep. Nagkita na kayo? Ngayon pala ako pupunta sa kanila. Okay, magkikita kayo today. Mm-hmm. Sarap ng paway ni Z. Mismo. Sarap talaga, ang tamis. Utol, salamat. Pero, yan. Sino pa ba mga gangster rapper talaga na ano na si Kuya Nuki? Ay, yun yung mga yun na. Kung gangster rap ngayon, ano na yan, sina Nuki na, sina, yan, marami naman. Sina Price. Dati. Sina Price. At saka, Zargon. Zargon na ngayon. Yeah, let's go. Talaga. Lagay mo na. Joke lang. Z, dati, sa mga, sa tawag dito sa hip hop nung nandito ka pa, anong mga klase ng events yung mga naatinan mo, anong itsura nun nung nandito ako nung bago ka mag 'di ba pag uwi mong huling uwi mo yung parang mapapariwara ka na dito yung huling nagpakuha ka pagdating mo doon tsaka ka na nagkapamilya tama bago ka pumunta doon at nagkapamilya yung hipapan dito dati kamusta yon? Malakas naman talagang hip-hopan dito sa Pilipinas eh. Malakas naman. Anong mga events yung mga pinunta mo na alala mo na saang lugar na... Tapos yung incredible... yung mga unheard stories na pwede mo i-share. Uling mga nangyari. Mga pasingit-singit lang tayo noon, mga time na yun. At malakas talaga yung hip-hop event. So ang ma-experience ko lang na maano ko is mahirap yung angas ko kung iasa kung wala eh. Alam mo yun? Paano yun? Like tipo... Ang porma mo, wala kang pambiling beer.
Okay. Alam mo okay. ganyan. Hindi ko basta pwedeng iasa lang sa rap ng time, that time. Mm-hmm. Pero malakas ang rap at saka Zargon na rin noon eh. Nung umuwi ako nung 2011, Zargon na rin naman talaga. Sa Sandamukal na rin eh. Oo. Kami kasi yung label namin ng Sandamukal sa labas ng bansa yun eh. Oo, Sandamukal Records. Mm-hmm. Lahat halos lahat yun nasa ibang bansa. Nasa mm-hmm. foreign land tapos yep. Pinoy rappers, 'di ba? Mm-hmm. Yun ang Sandamukal Records. Mm-hmm. Amerika yung mga gagong rapper yan, mga Sandamukal yun. Oh, yep. Okay. Wala pa na sila dito? Wala. Nasa Amerika yun. Okay. Mm-hmm. Hindi ko alam yun ah. Gagong rapper, kabit. Yep. Nasa States yung mga yon. Mm-hmm. Sound trip ko yun ng high school. Dati naman yung kami, yung 3K. Alam mo yung kanta ng 3K? Yung sana lahat ng pangarap ay. Dati. Kayo yun? Yeah. Oh my God. Group din kami. Okay. Mm-hmm. Para din kami. Sandamukal din yun. Sandamukal din yun. Para din kaming gagong rapper, lima kami sa group. Anong pangalan ng group yun? 3K. 3K. Mm-hmm. The Real MCs. Oh, yeah. I remember. Ano pang mga songs yan? Wala, yun lang naman na paano namin. Okay, yun lang okay. naman talaga. Pero yun, nag-boom talaga yun. Oo. Talaga. Nag-boom yun. Kaso nandun kami sa... Hindi nyo mag-gig walang dito. Ayaw nilang sumama sa amin. Sabi ko, tara, uwi tayo. Iuwi natin yan. Okay. Kasi may mga Pilipinong galing dito, yung mga ibang tropa. Sinasabi malakas okay, dito. Pinapatugtog siya, jeep. Sikat na kayo talaga. Sabi niya, ganun-ganun. Wala, dapat yun inuwi namin. Yun talaga dapat yun. Medyo, wala eh. May ibang plano si Lord. Din. Pero so, kayo pala yun. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. Wow. Nice to meet you moment. Pero utol, okay. Ang galing. Wala lang. Ang ano ko yung first year high school ako nun eh. I think. Bata pa rin ako nun. Oo. Oh. Ano lang yata ako nun? 16? Yeah. 17? Like yeah, that. Yeah, mm-hmm. yeah. Oo, ganun. Itong magiging tour mo, anong ina-expect mo dito after nitong yung mangyayari dito sa Manila, tapos pupunta ka na ng Naga, Albay, tapos Quezon. Anong expectations mo dyan? Ina-expect ko yung, siguro ang expected ko dito utol, magandang feedback. Okay, kasi talagang pinaghandaan mo to. Pinaghandaan ko to at ngayon sila makakita ng totoong live Pinoy rap. Yeah. mismo. Ibang flavor. So ang gusto ko lang, mabigyan din sila ng tamang perform. Mm-hmm. At maganda yung feedback ko para mamali mo sa susunod, di ba? Mas maraming umano sa atin, di ba? Mag-book. Mm-hmm. Yep. Yun lang naman ang ano ko. Tsaka gusto ko nga makita yung mga nagmamahal sa atin eh. Gusto ko makita eh. Gusto mo talaga silang... Oo. Ma-meet. Mm-hmm. Kung pwede nga i-jamming ko pa sila, ba't hindi? Oo. Wala problema sa akin eh. Importante makita mo yung nakasuporta. Kasi sa busy ng lahat ng tao ngayon dahil sa hirap na rin ang buhay, hindi lahat ng tao kaya magpakita ng suporta to the point na makapunta sila sa gig. Kasi talagang hindi rin ganun kadali eh. Diba? Mm-hmm. Pero respect dun sa mga tao talaga nagpaparamdam ng pagmamahal nila, appreciation nila, paghanga nila, pagsuporta nila sa mga artist. Kasi wala rin talagang kwenta lahat ng artist kung wala rin dahil sa inyo. Yup. Talagang... Sa kanila yan. Oo, G. Ikaw ba may mga plano ka bang... after nito, babalik ka ng Italy. Aha. May mga plano ka bang... For sure, may mga plano ng next year bumalik, no? Mm-hmm. Pero may plano ka bang gumawa ng mga... may mga parating pa bang collaborations? May mga nakakausap ka ba? I get it na wala kang time gawin. Mm-hmm. Pero baka pagbalik mo ng Italy, baka may chance nang makipag-collaborate ka sa mga artist dito. Willing ako. Mm-hmm. Willing ako, utol. Open naman. At, pero kung ako meron akong gustong i-collab nga. Yan. Sino yung mga gusto mong i-collab kung sakali? Local Filipino artist. Sino kaya? Yan. Si Andrew na lang eh. Oh, gusto mo siya i-collab? Oo. Kaso hindi suplado sa akin si Kuya Drew. Oh. Hindi ka na-replyan? Ah, hindi ko na-replyan. Itag nyo nga siya, Andrew official. Kuya Drew ah. Hindi, malay mo, pag nag-tour yan sa Italy, kakagaling lang sa Japan eh. Mm-hmm. Umiikot din si Kuya Drew eh. Tapos na-business niya ng mga nakaraan eh. Mm-hmm. Kasi ako, kung meron man akong kinolab, yun na yung legend album ko eh. At parang na-collab ko na doon lahat eh. Masaya na ako nun. Sa ngayon, naka-focus ako sa sarili ko. Oo. Okay. Tama din. Gumawa ng gusto ko, ng ano ko. Iparinig pa ibang tunog. Oo. Pero kung milalapit naman ang artist, ba't hindi?
No, diba? Naman. Sino ka, diba, para, sino ba naman ako? Hindi naman, hindi rin naman kabawasan yun kung talagang lumapit na eh. Para, ibig sabihin, pares diba? Lang naman tayong rapper din. Ba't dumakita, hindi naman ako mayabang o anong tao, hindi naman. Tsaka pag lumapit, utol, diba? Mm-hmm. Siyempre, kumbaga, may appreciation na kasama yun. Mismo. Eh. Okay. Pedro, battle. Ah, ba, future collaborations. Tawid naman tayo sa, outside ba ng ano, utol? Outside ng Philippines. Siyempre, kumbaga, kung ituturing natin, medyo foreign, ano ka na rin eh. Kumbaga, doon ka talaga based sa Italy. Yep. Yun ang pinili nating home, utol. Oo, yun yung, kumbaga, pag tinanong ka, taga saan ka, yun yung sasabihin mo eh. Taga Milan. Hindi, dapat Batangas. Oo, Batangas, yeah. I-represent mo. Tines. Zio. Sino ba naman ako? Hindi man ako sasali ni Tines eh. Oh? Pipichugi lang naman ako. Mga bigati naman dun eh. Oh. Diba, hindi nyo ba pinag-usapan yun sa ano nyo? Sa pod, ano nyo? Sa, di ba nag-ano, guest ka sa kanya? Hindi niya in-open sa akin. Hindi naman ako para mag-open sa kanya. Na, ganun, hindi naman. Pero okay lang naman ako. Solid din yung movement na yun ni Tines. Mm-hmm. I mean, everybody can represent, di ba? Yup. Napakaganda na. Maganda yun. Pero, Tines ha, abangan ko yung taga sa angka. yeah. Mismo. Utol, itong... Cheers, Utol. Cheers. Ano yung cheers sa ano? Sa Italiano? Ano yung cheers? Chin-chin, di. Shaltang ano naman yun eh. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga taga-Italy. Hindi, kahit yan, magagaling magsalta yung mga yun. Pero ano ba sa atin pa nag-ano? Chin-chin ba? Ano ba yung chin-chin? Alam mo ba yun? Hindi. Chin-chin, Utol. Chin-chin. Yun naman pala yun eh. Chin-chin. Kala ko salitang ano yun? Ah, chin-chin talaga. Chin-chin. Ganun din naman kami. Kampay. Hapon yun ah. Ha? Hapon. Oh. Okay. Itong naging pandemic, tingin mo, ano talaga yung pinaka naging lesson sa'yo? Kasi masasabi ko na mas lumakas yung naging brand mo as as Zargon during the pandemic. Ikaw alam mo yun sa sarili mo na doon din na mas nakatutok lahat ng tao sa internet. Yep. Siyempre, utol, wala ka dito. Paano ka ba naman nakaabot dito? Hindi naman pwede amoy mo naaamoy dito, di ba? Tama. Internet lang yung dinadaanan mo. Tama. Gusto ko malaman firsthand, gamit ang internet, ano yung pinaka-realization mo sa netong pandemic dahil sa nagkaroon na coronavirus? Gawa lang ako ng gawa ng music doon, Utol. Nagkaroon ka ng time para gumawa. Gawa lang ako ng gawa ng music. Lagi kong kasama ng mga mag-anak ko. Sulat lang ako ng sulat. Wala akong tigil. Alam mo kasi, naniniwala ako sa sarili ko na one day, yung mga sulat ko na yan, may mangyayari din dyan. So ako, tsaka, bad trip ko lagi magsulat? Ang dami kong kanta, Utol. Baka 1,000 na mahigit ng kanta ko. Anong nakukuha mo sa... I mean, anong trip happiness yung... na nakukuha mo kada nagsusulat? I mean, anong endorphins? Anong fulfillment yung after? Madedescribe mo ba? Bakit gustong-gusto mo siyang ginagawa? Parang lumalabas yung stress ko sa utak. Oh. Alam mo kasi yung utak ko, Utol, ang daming gumugulo. Okay. Parang minsan gusto kong ilabas. Kasi ang dami talaga, ang dami kong iniisip. Tayo, marami naman tayong isipin, di ba? So, parang sa pampa-family guy, ano ko yun, Doon mo, yun yung outlet mo. Pampa-panlabas lang stress. Mm-hmm. Tsaka hindi, Utol, I love rapping talaga. I love, mahal ko talaga, gusto ko talaga. Para sa akin, yun na yung basketball ko eh. Okay, kung basketball player, ikaw, rapping. Yun yung pinaka-sports ko eh, kumbaga. Mm-hmm. What do you feel when you're in the stage performing? Anong describe mo yung feeling na kung pag ako sa stage, ako yung batas, ako yung makikinig kayo sa akin. Wala kang gagawin kundi makinig. Ako yung nandun muna eh. Kumbaga makinig muna kayo, listen muna, di ba? At ngayon pa lang ako magpe-perform kung sakali kung may mga tao man malaki, may tao, ngayon pa lang ako magpe-perform ng ganun. Kasi sa Milan, di naman namin basta nagagawa. Oo, kasi ano lang kayo doon eh. Parang small community rin naman kami doon. Kumbaga sa park lang kayo together, wala namang malaking stage. No? Yung 500 na tao, malaki na yun. Napakadami na tao noon, like tipo ganun. Okay. Ang tagal mo rin talagang ginagawa siya ng parang nandito ka rin. Mm-hmm. So ang galing na napakadaling sa akin noon yung pag-rap.
Napakadali sa, para sa akin. Nag-freestyle ka ba? Oo, dati kami freestyle kami. Okay, okay, okay. Yun talaga, at, no? Hindi ka rapper kung hindi ka nag-freestyle. Dati? Para sa akin. Ah, para sa'yo. Okay. Bakit ganun yung pagtanaw mo dun? Eh kasi, hindi ka pa rapper, ang una mo dapat gagawin, mag-freestyle ka eh. So kung naging rapper ka na, hindi ka marunong noon, shit man, lumakdaw ka, hindi ka dumaan sa process. Paano mo nasabi kang tunay ka? Eh kung hindi ka dumaan sa proseso, di ba? Mm-hmm. So kung gusto mo maging tunay, dadaan ka sa proseso. Para sa akin, ganun lang. Pero anyways, ngayon... Iba-ibang pagtanaw, no? Iba-iba na rin yung way, eh. Mm-hmm. Ang dami na rin kasing outlet. Mm-hmm. Tsaka naging open na yung music. Mismo, open na. Diyan na... Pero that's just your opinion. Mas para sa akin lang yun, para sa akin. Yun yung aking ano. No hate. No. Pa akin lang yun. Kumbaga, ikaw, kasi yun yung nasaksihan mo na proseso. Yep. And kumbaga... So ako, dumaan din ako sa proseso, pero yeah. Ang kailangan ko munang daanan lalo ngayon, ang kumanta dito. Ayan, Kulang eh. Hindi mo ba sa rap lang eh. Dapat, kailangan kong kumanta dito talaga. Kailangan mong, dito sa Philippines. Yup. Nung sa process eh. Sumabay ako sa hip-hop dito eh. Parang tipo ganun eh. At yun ang gagawin mo. Mm-hmm. Autol, itong nangyayaring mga events sa hip-hop. Uh-huh. Napapansin mo ba na sobrang lumalakas na talaga yung local hip-hop? Sobrang lakas, Utol. Ano yung tanaw mo sa malayo? Kasi taga doon kayo. Anong tanaw mo sa eksena dito? Sobrang lakas. Gusto ko din pumunta doon. Alam mo yun? Yun din ang gusto ko. At sana. Mm-hmm. Pero kung titignan mo lakas, ang lakas ng hip-hop dito, man. Hindi ano yun, no? Hindi basta-basta. Kung may, hindi pinakamalakas sa Asia, tayo na yun eh. Yeah? Tingin mo? Oo. Pilipinas. Ganun yung tanaw mo doon sa Italy? Mm-hmm. Pilipinas na yun. It's been a while since something na ako sa nasaksihan ko sa existence ko dito sa planet Earth. Mm-hmm. Hindi ganun karami yung parang wave ng Eraserheads. Yep. Wave ng Parokya ni Edgar, iba din diba? Yung mga yun, di ba? Pero pang pagpasok din ng hip hop, buong eksena yung gumalaw eh. Walang parang isa lang na pinakamalakas sa isang buong taon. Tama. Walang ganun. Walang naman ganun. Parang equal yung ano eh. Lahat na iilawan. Saka, lumalabas at pasunod-sunod yan. Oo, tol. Marami nang lumalabas sa talent ngayon. Hindi katulad dati. Parang dadaan ka muna sa palakasan bago ka mapakita. Oo. Kailangan muna magpipirma ka sa level na to bago ka maging rapper. Oo. Diba? Dati. Ngayon, kahit sino, do it. Kahit nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka lang. Kaya ikaw. Kung, keep it up. Yeah, galingan mo lang, man. At kung may ano ka, meron kang sulat, record mo yan, tol. Yep. Meron kang audio interface, lumang mic, I don't know, cellphone. Mm-hmm. Record mo yan, tol. Hindi mo alam kung saan nagsimula yung mga idol mo. Yep. Hindi, yun yung mga kwentong hindi nakikwento ng lahat. Pero kung alam mo lang na ginamit lang din nila kung ano yung meron sila nung panahon na nagsisimula sila gaya mo ngayon, do it lang. Keep it up lang. Diba? Basta at walang, mahalin mo lang yung ginagawa mo dahil pag minahal mo yan, gagaling ka. At saka, gagawin mo siya lagi. Mahal mo eh. Di ba? Pag mahal mo yung ginagawa mo, normal na mapagod, normal na. Pero hindi ka titigil. Once na tumigil ka, pwede kang mamihasa dun eh. Kaya dapat hindi ka titigil. Kaya nga ako nga naglarap, kung maaari, buwan-buwan naglalabas ako eh. Kailangan eh. Para hindi ako mapatigil. Kung titigil ka ng 5 years, babalik ka ngayon. Ay, huwag ka nang bumalik. Wala naman naghahanap sa'yo eh, di ba? Ganun eh. Pero may mga ganun kasi eh. Gets ko. Na ano lang ako dun sa thought na kung titigil ka, parang kung magagagawin mo lang to sa convenience mo. Oo. Di ba? Tama. Okay, gets. Pero I mean, respect pa din. Siyempre, alam natin na lahat tayo may dahilan kung ba't natin ginagawa yung mga bagay. Nire-respeto ko yun. Oo, nire-respeto niya. Kanya-kanya tayo eh. Kanya-kanyang laban, di ba? Kanya-kanyang laban sa buhay. At kanya-kanya. ang pinaka nirerespeto ko rin, Utol, siguro sa eksena ngayon, no. Nakikita ko rin yung tulungan.
Andiyan dapat, dapat. May hip-hopan pa din hip-hop eh. Kaya nga, hindi mawawala. Hindi man hip-hop lang eh. Hip-hop community malaki yan eh. Mm-mm-mm. So kung pare-pares naman kayong hip-hop, bakit ba kayo maglalaban? No? Bakit ba kayo magkakaanuhan? Eh, isa lang naman yung layunin nyo. Diba? Eh sobrang laki ngayon ng hip-hop ano dito. Sobrang laki. Kaya ngayon, sa sobrang laki, yung iba, nag-aaway yung iba. Ganun, diba? Hindi mo maaalis yun eh. Wala, ganun talaga pag maraming involved. Yep. Pag mas marami ng involved, kasama yun. Pero ang akin lang, At the end of the day naman ang titignan ng tao diyan is yung ano utol eh. Ang titignan ng tao diyan sino ba yung ano? Sino ba yung dapat pakinggan? Tama, sino ba talaga yung mas nakaka-entertain? Tama. Pero kasi ang dami rin napapakita sa ang dami rin. Ang dami malulupit ngayon, sobrang lupit. Ang dami napapakita na sobrang solid na talents eh. Mismo. Sobrang gagandang na, mga yung talent na yun, hindi mo pwedeng i-compare yung talent mo doon dahil talent nila magkaiba kayo eh. Ikaw sila, wala kang magagawa. You just respect it, tanggapin mo lang, 'di ba? Gawin mo na lang yung sayo. Gawin mo 'yung galingan mo doon. Nagagalingan mo doon nang wala kang iniistorbo. Alam wala mo, kang tinatapakan. Meron akong belief sa buhay na parang if you compare yourself to other people, you disrespect yourself. Tama. Kasi diba? Parang bakit kailangan mo ikumpara yung sarili mo sa galaw ng iba? Hindi ba sapat yung sarili mo para sa sarili mo para ikumpara yan sa iba? Correct. I mean, do I make sense, Utol? Mm-hmm. Ano yan eh? Pero part, disrespect yun. Hindi, pero Utol, ano rin kasi yan eh? Kumbaga, kanya-kanya rin pag-intindi. Pero isang bagay rin kasi na medyo toxic na nakaugalian ng mga Pilipino. May mga ganyan talaga. Hindi nawawala yung ganyan. Ikukumpara ka dati, mataba ka pag pumayat ka. Yung mga... Di ba? Pag payat ka, tumaba ka, ikukumpara ka sa dating ikaw. Alam mo yun? Hindi ba pwedeng mas masarap lang yung bigas namin ngayon? Alam mo yun? Yeah, tama. Ano eh? Pero yun nga, toxic Filipino culture. Pero at the end of the day, Filipinos are still the most loving. Yeah. Di ba? The most caring. The and most hospitable. And I'm proud to be Filipino. Yes, sir. And ano rin, ano rin utol? Being a hip hop in this time and age, so nice to feel. Kasi hindi lang in Philippines, but worldwide, one of the best genre today. The most streamed, you know, yes. Mapapahinga mo sa convenience store, mapapahinga mo sa public transport, mapapahinga mo sa radyo. Hip-hop is hip-hop eh. And today is... Ngayon, maangas ang tingin nila sa hip-hop, putol. You know what I'm saying? Yeah. Basta. Maangas ngayon. Mm-hmm. Tingin mo, in the next 2 years, ano ang hip-hop? Nako, lupit na yan. Mas malakas pa. Mm-hmm. Kasali na ako nun eh. Kasali ka naman talaga. Wala ka lang dito. Baba na tayo dito na yun, sigurado. Mas mapapadalas ang flights mo. Mismo, magiging jet setter ka, Utol. Merchandise. Plano ba gumawa ng merchandise? May merch ka pala ngayon. Umaasin kami sa pag-anong-ganon din. Oo. Pero palakasin pa dito sa Philippines. Mm-hmm. Sabi ko nga sa pare ko, someday, magkaka-shop kami. Oo. Oh. Mm. Diba? Ang balak namin talaga mag-shop doon. Sa Italy. Kasi ang daming Pinoy. Wala pang nagkaka-shop ng clothing doon na Pinoy. So, gusto namin talagang kami mauna. Pwede natin pag-usapan yun. Yeah. Okay. nga, no? Pero marami na rin tumatanghilik ng local brands doon. Ang dami na nagtutulak ngayon ng damit doon na siyempre... kinukuha lang dito. Galawan dito. Hindi. Kami nga, nagtatatak na kami. Okay. Gets. Pero, kumbaga, wala pang shop. Wala pa nakaka-shop. Wala pang physical store. Doon ba sa Italy, mahirap magtayo ng negosyo? Hindi naman. Ang daming Pilipino may negosyo doon. Basta kailangan mo lang mag-comply. Mm-hmm. May mga kilala ako doon, Italianong ay Pilipinong may negosyo, mga pahulugan ng pera. Madami doon. Remit ba yun? Complete doon. May Asian store, marami naman. Madami Pilipino store. Ang dami talaga Pinoy sa Italy. Kaya may mga palabas na ano, di ba? May mga pelikulang Milan, di ba? Madami. Sobrang dami sa Milan. Ang Milan parang Pilipinas yun eh. Oh? Parang Pilipinas. Meron diyang isang park na nagsusugal sila. Talamak ang pera. Tapos eh, nagbebenta. Lahat nandun. Na mga isaw. Basta, ang galing nga eh. Talagang Pilipino talaga doon. Oo, dami nila doon. Mamaya, magkakahabulan na ng parak dyan. O magtatrouble yung mga Pilipino. Saksakan. Ganun doon. I mean, parang Pilipinas nga. Kaso medyo maluwag. Kasi tayo dito, puro, iskinita. Madami tayo dito eh. Okay. Dito tayo sa hood eh. Madami tayo dito eh.
Mm-hmm. Anong pinaka namimiss mo dito pag nandoon ka? Ang pinaka namiss ko dito, yung makita kong puro Pilipino yung nakikita ko. Like, tipo, I'm home. Iba pa rin eh, no? Oo. Iba pa rin pag Italiano eh, no? Kakausapin mo ibang lingwahe. Iba. At, pero ang pinakamasarap dun utol yung paminsan-minsan eh. Ano paminsan-minsan? Gaano kasarap ng minsan? Like, yung minsan ka lang umuwi. Oo. Talagang feel na feel mo yung, oh shit man, I'm home. Oo. Alam mong ano siya? Nung nasa airport nga ako, nung sinundo na ako, talagang nakaganan ako sa bintana. Inaano ko yung hangin. Like, oh shit. Pilipinas. This no. Manila. Buti hindi mo sa aeroplano sinilip yung hangin. Oo, puta. Delikado. Hindi. Talagang ano, no? Talagang sulit na sulit yung 10 years. Mm-hmm. Sulit na sulit yung 10 years na tipong ngayon, sobrang saya lang ng feeling mo. Sabi mo nga kanina nung nakabreak tayo, kulang tulog mo eh. Aha. Hindi ka nakakatulog eh, no? Mm-hmm. Ganun ka ano, no? Ganun ka excited lagi miss sa mo, bawat araw mo. Kasi alam mong 22 days ka lang dito. 22 days at saka yung maaari. Pero kahit pa paano naman, naging full ano kami. Oh, nakakompleto schedule. Naka-dogbrock pa ako ngayon, di ba? Hindi, utol, tsaka ano, happy ako na nasama ako sa schedule talaga. Mm-hmm. Kasi alam kong busy. At talagang karangalan din sa akin na gusto ko yun. Gusto ko mapasama sa journey ko yan. Thank you, utol. And ano ah, share ko lang din, nag-message sa akin si Zinong August 30. Paglapag niya. Sabi niya, utol, nandito na ako, tapos nag-selfie siya. So ako, nire-respect ko rin na parang, tayo na sa all of, sa sobrang daming tao nakakilala sa'yo, ma-remind ka na sabihan ako na nandito ako sa Philippines kasi meron tayong mga napagkwentuhan at mangyayari na parang sarap din nun eh. Kaya parang lahat din ang nangyayari dito sa studio, pinamadali ko eh. alam nila lahat yun, natarantaring kami lahat eh. Yung naging briefing ko sa team, sabi ko may darating na galing Italy at hindi siya magtatagal, meron lang siyang isang araw para makita tayo. And now it's happening. Kung ano yung napapanood nyo, lahat to, napag-usapan na ng matagal ng panahon, pero ngayon kami binigyan, sabi nga ni Z kanina, pag binigay ng panahon, ng pagkakataon yung tamang oras, yun na talaga yung di mo mapipigilan. tama. At saka diba ganun, kapag yung, halimbawa, pupunta ka doon, like tipo may magpaparamdam sa yung panahon, tapos dapat pala hindi ako pumunta, parang naiwan yung cellphone. Halimbawa, naiwan yung cellphone mo. Oo. Ako naniniwala ko lagi sa ganun. Ay, di na ako pupunta doon. Pag ganun, di ako pumupunta. Bakit? Parang pag may nauna nang magsabing ganun, huwag ka tumuloy. Hindi, yung panahon yung nagsabi nun eh. Paano? Like, tipo, paano experience? Papunta ka doon, naiwan yung cellphone mo. So, babalik ka. Hindi ka natutuloy? Hindi na ako tutuloy. Okay. Hindi kayo makakalimutin ka lang? Hindi. Ewan ko lang, pang ano ko lang, pang akin lang. Hindi, may mga... Iba't ibang ano rin eh. Paniniwala. Oo. May mga nagsasabi na pag nakahiga ka na sa gabi, huwag ka nang bumangon at katulad, umalis. Katulad, bagong pandemya, dapat uuwi ako, nagka-pandemya. Okay. It's not time. Mm-hmm. Pag dito ka na trap, ubos ka dito, utol. Mismo, at least doon may gobyerno na susuporta. Mm-hmm. I mean, dito meron din naman, pero... Mm-hmm. Ano yun? Di, ganun nga, nag-i-supporto sila doon ng pagkain. Oh. I mean, pero dito kasi, alam nyo naman, tol, hirap din yung gobyerno natin. May hirap na bansa to, di ba? Mismo. Doon, fashion capital, yun eh, silver barrel, ginagawa sa Italy eh. Pinakamamahal na bag, pinakamamahal na gamit. Ginagawa nila, marami silang tax money doon. Mm-hmm. Dito sa atin, marami yung population natin, onti lang yung kayang magbayad ng tax. Medyo hirap yung gobyernong i-sustain yung buong bansa. Tama. Kaya kung nauwi ka dito, inuwi mo yung tatlong anak mo, yung wife mo, nandito, atas dito kayo na lockdown, ay nako, may iba storya. Ubus kami. At daming tropang naiwan dito, no? Naglalo ng lockdown. Patay. Hindi sila makaalis. Oh. Nandun doon yung hanap buhay. Na-stranded. Oo, tanggal. Lumang tanggal sila sa trabaho. Ganun talaga. Ubus. Mm-hmm. Mahirap. Yung mga, di ba, doon din sa mga taong like OFWs na hindi nakabalik agad. Mm-hmm. Mga seaman na hindi nakabiyahe agad. Mm-hmm. Sobrang daming mga tao na nagkanda utang-utang tas ngayon pa lang sila utol nagbabayad. Ngayon pa lang sila nakastart ulit mag-work. Tama. Alam mo yun, it's not easy for everybody every day. Kaya always be nice. Mismo. Diba? Parang yun lang yung pagkakilala ko sa'yo. Gangster. Hip-hop. Real G. Pero utol, pag sa chat naman, yung respeto mo nandun dun. Siyempre, yung diba? Pakikipag-usap mo, maayos. Mm-hmm.
'Di ba? Na hindi mo man natapos yung pag-aaral hanggang college, hindi mo man natapos yung high school, mm-hmm. pero parang pagkausap ka, parang professional. Mm-hmm. Medyo may diction, may intonation, may tono lang ng pagiging hip-hop, pero professional, maayos. Mm. At saka ako magandang din ng love ko sa iyo. Salamat. Salamat. Sabi ko, someday gusto ko maging kaibigan talaga si DOUGBROCK. Hindi, thank you, kuya. Mm-hmm. Kasi ano rin eh, hindi nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung panahon na ano, yung panahon na parang hinahanap ko yung self ko, parang ilan lang yung storya, ilan lang yung tao na pumupukol mm-hmm. at gumagawa ng galaw para sabihin na may mangyayari dito. Mm-hmm. Or masaya dito kahit hindi maraming pera. Yep. So parang sa akin, kasi may mga opportunities din ako na umabot ako sa point na kailangan ko mamili. Mm-hmm. Kung tutuloy ba ako dito sa ginagawa ko na komportable, na maayos, mm-hmm. pero hindi sa akin. O liliko ako at hahabulin yung pangarap ko para sa sarili ko na nag-i-involve sa hip-hop. Mm-hmm. So sana worth it naman yung pagliko. Kasi nasa mainstream na ako utol eh. Nagtutour na ako abroad. I'm this doing moment. Shows for different artists eh. Congrats. Kumbaga, this is it? Safe na yun eh. Mm-hmm. Kaso sabi ko hindi eh. Parang mas sabi ko parang sa hip-hop may pwede pa akong gawin eh. Parang dun at least mababalik ko yung pagmamahal na nafe-feel ko pag nakikinig ako sa music na yun eh. Tama. So, may it be interviewing and getting to know more artists, may it be, you know, having mm-hmm. them perform in a platform na pwedeng live performance, mm-hmm. or may it be a simple write-up or coverage of their music video or their gigs. Mm-hmm. I'm trying to do it. Yun yung pinaka-direction ng DOUGBROCK TV, i-amplify yung eksena. Tama. You just know me, kaya akala mo ako si DOUGBROCK TV. Pero pangalan ko lang kasi yun. Okay. Pero DOUGBROCK TV kasi utol is a network eh. It's a network of different shows and different programs and different happenings. Pero anong tawag nila sa'yo? Anong pangalan mo talaga? Kuya Doug. Douglas. Douglas na talaga. Douglas talaga pangalan ko. Mm-hmm. Pero kinuha ko yung Doug sa Douglas and then yung Brock sa Brocklehurst yung apelido ko. Copy. Pero utol, parang minsan akala nila ako yun. Hindi, host lang ako ng utol. Kumbaga, host lang ako na itong podcast. Okay. Pero maraming programa na may iba't iba pang host. Mm-hmm, tama. Kasi wala eh. Parang this is how... Pero professional nga to siya yung ganda nga eh. Na-enjoy mo? Kamusta yung feeling? Na-enjoy ko. Feeling ko pagpasok mo parang, ay, bulok. Sabi ko, bulok naman dito. Tapos, pagpasok mo, ay, ano ba yun? May construction, may naghahalo pa na simento. Hindi. Tagyeto nga kami. Puta, doon nga ako natutulog sa kung saan ka tatay. Doon ka maliligo eh. Ganun eh. Sanay naman ako dyan kahit saan eh. Ibig ko sabihin, pag umano ako dito, makikita ng tropa ko, mga proud na naman yung mga yan. Siyempre, di ba? May class tayo eh. Proud of you, tol. Ano rin, congrats. Utol? Kumbaga, tinatry ko rin itaas yung standard lang mismo. Din. Parang tinatalo ko lang yung sarili ko. Mismo. Wala namang competition sa ginagawa tama, eh. Tama. Kumbaga, para sa akin, para saan ba yung ginagawa ko? Hindi naman mm-hmm. din para sa kanila eh. Mm-hmm. Para sa sarili ko eh. Mismo. So, bakit hindi ko i-beat yung sarili ko? Tapos kung makakuha ako ng mga taong may inspire sa ginagawa ko, bonus na lang yun eh. Mm, tama. Diba? Parang ako na nga yung pinaka natututo dito eh. Ma-share ko sa kanila, bonus ko na lang din na meron akong ma-inspire or merong taong makapulot ng aral, makakuha ng example. Kaya yun, lagi ko rin sinasabi, diba, sa inyo na pulutin nyo lang yung magaganda. May mga yep, nasasabi yung mga masama. Wala, experience namin yun eh, bilang kami. Kumbaga, parang ako sa mga fans ko, kung may masama man akong ginagawa, huwag nyo lang anuhin yun. Kunin. May mabuti rin ako. Ako'y responsable nga. Mayo, mga ko, kunin nyo yan. Yan ang mga anuhin nyo. Ang gayahin nyo. Di ba? Pag nagmahal, isa lang. Ayan. Oh. Pero pwede pa naman kahit yun. Sirahulo ka, lagot ka sa asawa mo. Pero loyal lang sa isa. Yes. Loyal lang. Yung importante kasi, alam mo kung saan ka uuwi. At laging, laging yung uuwian mo, eh, yun yung tahanan para sa'yo. Faithful ka dun. Yun yung tama. Importante. Kasi, bahay mo yun eh. Yeah. Diba? Masira ka na, wag lang yung bahay mo, yung pamilya mo, yung bahay mo. Diba? Wala kang uuwian pag sinira mo yung bahay mo. I mean, literally, diba? Figuratively.
utol, lumalayo na tayo. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan. Break muna tayo. Guys, kasama pa rin natin si Zargon. Medyo tamatama na yung wine. And this is your favorite podcast. Yes. This is DOUGBROCK Radio. What is up, Cyberspace? Maraming salamat sa suporta at panonood nyo sa episode na to. Grabe tuwing linggo, pasolid ng pasolid ang ating Sunday habit. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. At dahil doon, huwag nyo na rin kalimutang sundan ang buong TMP ecosystem. Simula dito sa DOUGBROCK TV, yung mga events natin gaya ng Calicon, Urban Music and Fashion Festival, Urban Gathering, ito yung pocket concert natin para sa mga urban musicians and performers. Meron din tayong Good Old Days, ito yung community flea market para sa vintage community. At syempre, meron tayong The Media Portal Studios. Meron kaming photo, video and creative studio, music production and recording studio, podcast studio, equipment rentals at logistic rentals gaya ng van. So yun, maraming salamat guys ha. Sana huwag kayong magsawa. Kita-kits tayo soon at huwag niyong kakalimutan, keep on winning. What is up, Cyberspace? Welcome back sa paborito niyong podcast. Ito ang DOUGBROCK Radio. Kasama pa rin natin si Utol Zargon. Z, dito sa part na to, gusto kong mas alamin kung ano ba yung mga parang naging life lessons, biggest life lessons mo. Ikaw, you're a father of three. Tama ba, tatlo? Tatlo. Oh, you're a father of three. You're a good husband and a partner, a provider. But you still do your craft, your music. Yep. Sabi mo nga, ito yung outlet mo eh. Mm-hmm. Sabi mo nga, ito yung dito ka hindi napapagod. Okay. Ito yung ayaw mong tigilan. Mm-hmm. Pero in general, you know, as being ikaw, being David. Yes. Ano yung pinakamalalaking life lessons mo sa experiences mo? Mapa rap, hip hop, pamilya, lahat, trabaho, na pwede mong i-share sa mga taong nanonood nito? Siguro ako, habang bata ka, mag-aral ka, ganun. O kung ang nasa labas ka man ng bansa, trabaho, magtrabaho, mag-ipong kayo. At huwag kayong gagaya sa akin na kalokohan o naman. Pero sabi ko nga, kapalaran mo yun eh. May mga kapalaran, utol ng mga bawat tao, may kapalaran. Mm-hmm. So, naging kapalaran ko lang din yun. Wala man akong pinagsisisihan dun. Pero sabi ko nga, doon kayo sa maganda, doon kayo sa may future kayo. Yun lang. At gawin mo lang ang gusto mo. Gawin mo lang yung mahal mo. Dahil yan ang gusto mo. Ay, nalasing ka na. Pero all's good, doctor. Ganyan nga. Mali mo lang yung gusto mo. Yeah. Importante rin siguro, Z, na ano, no? Na-acknowledge mo lahat pa kahit pag nagkamali ka rin. Mm-hmm. No? Kasi hindi nga nagpapasaya minsan, utol eh. No, yung mga pagkakamali. Kasi alam mo na nag-grow ka, na itatama mo. Pero kasi totoo din kasi yung minsan lang ang buhay eh. Totoo lang. Totoo talagang din sasagad mo rin, no? Oh. Only live once and eh. And then, lahat naman ang pinasok mo, dapat alam mo yung palabas. Oo, din. Yun ang magaling. Pag dapat, di mo nakita yung dead end, pag di mo nakita yung exit, tapos pinasok mo yan. So kung meron man akong sasabihin sa kanila na inspirational o makakapag ano, sundin mo lang ang liwanag para marating mo ang bukas. Lakas nun. Liwanag. Kasi oo nga naman. Lahat ng kasamaan madilim eh. Doon ka lang sa maliwanag. Doon ka lang sa tama. Para marating mo yung tamang bukas. Yes? Tamang bukas. Utol, kung hindi ikaw si Zargon ngayon, feeling mo, ano ka? Siguro kung hindi ako si Zargon ngayon. Kung hindi, sabihin natin, eto, bigyan kita ng example. Hindi ako rapper. Hindi ako rapper ngayon. Normal ako, David lang. Pangang ganun, no? Oo. Ay, siguro nagtatrabaho lang ako sa ano, isang tatay lang ako siguro, isang normal na tao lang. Kung hindi ka pumunta ng Italy? Dito? Hmm. Siguro, mamamatay tao. Oo, hindi ko alam. Pwede nga ganun, kaya ayaw ko eh. At ayaw kong, di ba? Eh anong dapat ko gawin dito? Hindi ko naman anong pwede kong gawin dito. Wala man akong pinag-aralan. Unang-unang sa ganito na tayo. Mahina ako mag-aral. Alam ko na yun nung bata pa ako. Hindi ko gusto mag-aral.
At kaya lang ako nakakapasa dahil ako ay nag-e-sports ako eh. Mahusay tayo sa sports eh. Doon mo binabawi? Mm-hmm. Misan nga, kahit di ako nag-aaral eh, may medal pa ako, sila wala. Dahil nag-e-sports ka eh, ano ko eh. Active ka talaga sa school nung bata ka? Makulit ka bang tao? Paano ka ba? Paano bully, ka bang... bully ako, tol. Bully ako. Mm-hmm. Alam mo, hindi tama yun ha? Oo. Oh. Yung asawa ko nga, dating inungundi ko sa, ano yun, sa magkatabi kami ng desk nun eh. Yung asawa mo ngayon, kababata mo yun? Oo. Okay. Kaya ako naging asawa yun eh, ano, shout out sa asawa ko. Hello po. Nung nakita uli kami sa Italy, malaki na kami. Okay, pero magkaklase kayo nung ano? Oo. Tanda ko pati siya kasi... Teka lang, uso ba sa Batangas yung nagpupuntang Italy? Bakit parang sobrang lapit yata ng pagkakataon? Kaklase mo, alam mo ba yung napunta na Italy na pangasawa mo pa. Kasi doon, yung mga galing Italy, tinutulungan nila yung mga kamag-anak mo na makarating ka doon. Kaya okay, halos gets. Magkakamag-anak na yung iba doon. Okay, gets. Kasi nga naman, mas, kumbaga, compare dito, mas madali yung tinutulungan buhay. Tinutulungan nila, tutulungan sila. Eh, ayun nga, tanda niya pa rin ako, galit na galit pa siya sa akin. Hmm. Eh, ikaw yung nambubuli sa kanya eh. Oo. Ay, gumanda. Ligaw ako nga ito. Diba? Binasted niya ako. Okay. Sabi ko lang sa kanya, hindi mo naman kailangan sigutin, sumama ka lang sa akin. Sinama ko siya sa bahay. Oo. Pinakita ko sa kanya kung ano ko. Oo. Kahit ganyan yung ginagawa ko. Tutulak tayo, ano. Pinakita sa kanya. Pero hindi ko siya ginagalaw, hindi ko siya ano. And then, tinanggal pa niya tayo dahil totoo tayo. And then, the end of the day, naging kami. Tatlo na anak namin. Alright. Kasama ko na siya lumalaban. At sabay kaming sama kami sa kung saan. Ganun. Ang kahit ano no, kahit minsan kahit utol pagka, kahit minsan hirap, minsan kapos, lahat naman tayo dumarating doon. No? Oo. Pero pagkasama mo yung tao na unang naniwala, naniniwalang tunay sa'yo, mismo. Yung pinili niyang mabuhay kasama ka, oo, iba yun eh, no? Tunay. Iba yung lakas nun, no? Kahit pagod ka na, no? Kahit saka, masakit yung likod mo, babangon ka talaga eh. Oo ah. Ganun ako eh. Nung may anak na ako, nung tatrabaho ako, talagang kinakain ko lahat. Dumating ang Zargon na ako, kala nila sisikat-sikat ako, hindi nila alam, nagbubuhat ako dun. Dahil hindi naman ako lagi nakasakay dun eh. Oo. Ah, okay. Kasi nagbubuhat ako doon. Hindi ka laging nagda-drive lang, no? Oo. Kargador talaga, ganun. Hindi, kasi wala akong license ng ganun. Okay. May iba naman na hindi nila kailangan na may license kasi yung iba may license, hindi marunong mag-ganun. Pero nung time, kailangan ko ng trabaho. So kung ang binigay sa akin, magbuhat ako, ba't hindi? Mm-hmm. Pamilya ako eh. Mm-hmm. Ba, hindi ano ari doon ng may pamilya ka, wala kang trabaho, hindi pwede yun. Kawawa naman mga anak mo. Di ba? Ayun ang ayaw na ayaw ko yung magiging kawawa ka, ang kami. O ano, hindi ko kaya yun. Gagawa ko ng paraan. Pero in, sa good way. Mm-hmm. Oo. Hindi para ko, makapag-provide. Nilabasan ko na yung yung ano eh. Kasi ayaw kong matsambahan ako ng malas. Like, tipo, mahuhuli ako, saka pa ako titigil. Ayaw ko nun. Sabi ko, no. Hindi ko wait to. I'm a rapper, I'm a daddy, baga, trabaho tayo. Utol, inunahan mo na yung ano, no? Oo, malas. Oo, inunahan ko na yun. Tangina, fuck malas. Tangina, mauna ako sa'yo, gagawin ayoko niyan, no? Ang galing din kasi, na-acknowledge mo yun eh. Na parang, okay, I'm turning into a family guy. Mm-hmm. Hindi na, kailangan tanggalin ko na lahat ng bullshit. Kailangan tanggalin ko na lahat ng illegal. Mm-hmm. Kailangan straight na to. Kasi hindi na lang ako yung mapapahamak. May nakadepende na sa akin. Yep. Paano kung nakakulong ako? Paano ako magpo-provide? Mm-hmm. Kawawa naman, di ba? Lalaki sila, wala ako, di ba? Mm-hmm. A lot of things can happen. So lahat din ang pwedeng tanggalin, na-acknowledge mo at tinanggal mo siya sa'yo. Yep. Dapat, kung anong pinasok mo, dapat alam mo yung palabas. Laking lesson nun, no? Yes. Kung anong pinasok mo, dapat alam mo yung palabas. At pagpasok mo, iputok mo. Yan na naman yun eh. Z being Z. Tol, gusto kong mapag-usapan natin. Kwento ng ano, ng childhood mo dito sa Batangas. How are you as a kid? As a young kid? Ano ako, tol? Hip-hop na ba kagad? Gang no, na ba agad? Hindi. Ano? Ako noon, mga nagkakara-kara cruise pa kami, naghanap kami ng gagamba. Normal na Pilipino. Probinsya ako eh.
Saan sa Batangas? Doon nagpapagulong kami nung pag naulan, yung gulong, yung pinapalo na ano. Nagnanakaw kami ng mga prutas. Ganun yung lifestyle ko nung bata ko, nung bago ko dalhin sa Italy. Medyo nung nagbinata na lang ako, ito na yung bilyar, ito na yung mga... Ano yung sports mo? Sports ko talaga. Yung sabi mong varsity ka? Volleyball yun. Ito, nakakaya nga eh. Hindi, okay lang yun. Bagay pa sa akin nagpa-volleyball? Pero, hindi, akala lang natin kasi sanay lang tayo na pambabaeng sport ang volleyball. Pero ito, dati, nung nagpa-volleyball ako, pinapadala ako sa mga ibang, ako na yung parang team Batangas. Ako na yun eh. Malayo na abot ko, kaya ang dami kong medal. Pasa ako lagi sa school. Buong school, nagte-training lang ako. Hindi ka pumapasok. Hindi pumapasok. So doon ka nag-excel sa sports kasi nga ayaw mo ng academics. Yup. Pag mahina ako, hindi ko ginagawa eh. Hindi ko kayang gawin yung bagay na mahina ako. Gusto ko, dapat ano ako dun. Malakas ka dun. Mm-hmm. So alam mo sa eskwela, parang ayoko, hindi ko yan. Hindi ako dyan mag-excel sa sports. Hindi. Lang, talagang nakikipagkaibigan ako sa mga loko. Bas gusto ko pa silang kausap eh. Yung mga kinikilala ko yung mga loko, kinakaibigan ko yan. Parang may mas natututunan pa ako sa kanila. Naboboring ako dito. Wala akong mga ganun yung ano ko ng trip. Hmm. So bata pa lang, na ano ka na sa mga ano, sa mga tambay, yun na yung mga kwento ka mo. Doon ka natuto ng mga kalokohan. Saan ka sa Batangas ulit? Batangas City. Sa city mismo. Ano ko, San Juan Malbar, yung nanay ko taga doon kasi, tapos Batangas City yung tatay ko. Okay. San Juan, Batangas at Malbar, Batangas. Okay, gets. Dito lang din, south lang, no? May show ka ba Batangas ngayon? Oo, sabi ko sa kumpare ko, pre, hindi ako babalik ng Italy nang hindi ako kakanta dyan sa bayan ko. Oh. Tangina, teritoryo ko yan eh. Oo. Di ba? Ano, kailan ang schedule niyo doon? 15. August. Ah, September 15. September 15. Lapit na rin. Itong ano, Utol, pag napanood niyo to, tapos na yun. Pero alam naman natin, wasakan yan. Mm-hmm. But, itong Utol, ano, itong habang nandito ka, kamusta yung mindset mo as a family guy? Kasi syempre, naiwan mo pamilya mo doon. Okay ba? Kampante ba? O mas nag-aalala ka ba? Nalulungkot ako. Namimiss mo yun, no? Hindi ko parang, hindi na ako sanay na magsaya nang hindi ko sila kasama. Gusto ko yung tipo, nagiinom ako dito, nagtatakbuhan sila doon, nagsuswimming. Gusto ko makita ng ganun eh. Yung nag-i-enjoy din sila. Hindi yung ako lang. Yun lang. Pero... kailangan mo minsan mag-sacrifice. Oo, eh. Malay mo sa susunod. 22 days. Malay mo susunod. Kami-kami na magkakasama, di ba? Ganun lang. Kailangan mo talaga ng sakripisyo sa lahat. I think, ano eh, importante rin talaga sa buhay na marunong ka mag-sacrifice. Kasi, pag marunong ka mag-sacrifice, ibig sabihin, makaya mong ma-deserve yung reward. Tama. Ito yung ano eh, ito yung isang bagay sa buhay natin na hindi mo pwedeng i-negotiate. Mm-hmm. Kailangan talaga, hindi lahat talaga ng mangyayari sa buhay mo gugustuhin mo eh. Tama. Mga mangyayari talaga sa buhay natin na magiging parang, ang tawag dito, may mga mangyayari sa buhay natin na wala tayong choice but to take that sacrifice. Harapin mo yun. Para lang maging better. Mm-hmm. Para lang maging better. Utol, itong tanong na to. Sino yung mga pinapakinggan mo lately? Sa na-rap? Local scene. Oh, na rap na local artist. Meron ba? Wala. Okay. Ano lang pinapakinggan mo? Ano sa on trip mo? Ano playlist ng Zargon? Biggie, Tupac, ganyan. Ta sarili mo ganun. Ice Cube, ganun pa rin. Sa sarili ko lang. Ay, baka mahahawa kasi ako sa tunog ng iba. Ewan ko lang, pero appreciate ko lahat ng kanta nila at saka naririnig ko naman yung mga magagaling, naririnig ko naman. Basta hindi lang ako yung playlist ko. Misan nga playlist ko, kundi man song, jazzy instrumental. Bakit? Yung mga ganun lang pinapakinggan ko, hindi ako nakikinig ng rap. Okay. Parang pampa-relax ko yun. Hindi nga ako misan nakikinig ng rap, kahit naman sa mga yan. Pang-reset. Mm-hmm. Pero ano yung moment na sinabi mong rapper ako? Paano? Ano yung moment na sinabi mo na rapper ako? Rapper na ako. Yung tinanggap mo na, ito na talaga yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong maging. Nadama ko na yun, Utol. Noon pa. Sabi ko, dito ako magaling. Ito yung ano ko eh. Ito yung ano ko talaga. Forte. Oo. Alam ko na doon ako magaling eh. Like tipo, kung
dapat alam mo yung sa sarili mo, saka may tiwala ka. Tipo, alam mo naman dapat kung bulok ang magsayaw, huwag ka na magsayaw. Ano mga alam mo nangyayari sa'yo dyan? Tingin mo magaling ka dito, ganun? Oo. Kaya tinutuloy ko to. Okay. Dahil kung hindi, masasayang din yung oras mo. Nag-enjoy ka nga, pero masasayang oras mo. Di ba? Yun lang. At 35, what makes you decide na ipipursue mo pa rin yung rap sa bansa kung saan ka lumaki, pinanganak? Bakit ngayon mo siya talagang gustong i-chase? Eh kasi, kailan pa, utol? 35 na nga tayo eh. Kailan pa natin iano to? At ito na lang yung kulang ko, yung mag-ano ko dito sa atin. Parang dapat gawin ko to para maging literal na rapper tayo. Mabuo mo na yung puzzle. Oo, mabuo ko yung puzzle. At saka, kung meron man akong opportunity sa rap, nandito yun eh. Wala naman dun eh. Diba? Pero kaya kung nga sabi ko siya bumabalik dun, kaya pati tayo naghahanap ng trabaho dun na maging regular tayo, regular, kasi meron tayong pamilya. Eh mamaya, paano pag di na ako sikat na mag-rap? Diba? Paano yung pamilya mo? Paano yung pamilya ko? Yeah, gets. Eh hindi naman lahat super blessed na magiging ganun agad sila, ganun. Diba? Yung sinasabi ko. So talaga importante rin sa iyo na ano, importante rin sa iyo na meron kang plan. Yeah, lagi ako may plan. Kasi syempre may nakadepende sa iyo. Itong pag-uwi namin to is a plan, utol. Is a planado. Plan. Yung mga sinasabi ko dati na binibiro ko silang uuwi na ako, it's a plan. Kasi may plano talaga. Oh. May plano at talaga. Ngayon nangyari na. And you're now here in front of me telling me stories na ang sarap din kasi nakikita nga lang kita sa live eh. Napapanood nga lang kita sa pero mga post. Pero tayo, naging friends tayo sa Facebook, nagkausap tayo dahil akala ko pupunta kayo sa Italy, di ba? Oh, that time, may tour ako sa Italy tapos hindi natuloy yung show dahil nga merong yung producer, yung organizer. Siya yung may mga incapacity para madala kami doon. Pero ang galing, hindi man natuloy yun, may mga dami rin blessing na kapalit. At either, yun nga lang, sana matuloy ulit or makapag-Italy rin ako kasi gusto ko makita rin yung park na maraming nagbabarbecue, may nagsusugal. Masaya doon. ano may nagpupusoy, mga ganun. Ganun. habulan ng ano doon pag ginano sila ng parak, pati yung mga nagtitinda, habulan yan. Kasi illegal yun eh. Okay. Pero hindi nila makontrol kasi sobrang dami ng Pilipino, ang dami nila doon. Araw-araw, matitigas ang ulo ng Pinoy. Matitigas. Sugal talaga ano sila doon. Ano yung pinakatrabaho ng mga Pilipino doon? Mostly. Yung normal, yan, yung sa restaurant, yung ano, yung ganun. Okay. At saka yung iba naman, amo, may amo, naglilinis ka. Mm-hmm. Yung mga nanay ko, ganun eh. Mm-hmm. Pero ngayon, ganun to na, may mga warehouse na, mga ganun na, iba't iba. Yung kumpare ko, nagdadrive, ganun. Mm-hmm. Nagdi-deliver. Mm-hmm. Marami naman. Madami ng ano ngayon, work, nag-expand na rin. Pero sobrang daming Pinoy. Kasi one time, pumipila ako, nag-apply ako ng trabaho. Sabi sa akin, Zargon, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, nag-apply ako ng trabaho. Parang hindi na bagay sa akin mag-apply ng trabaho eh. Like, tipo kaya na napaisip din ako. Sabi, putang yan. Parang ano ah. Hindi ko na way to ah. Parang ano ah. Mm-hmm. Pero pag may pamilya ka kasi, hindi mo basta-basta, ano mo yun. Hindi mo rin pwedeng wala kang security eh. Kailangan may sense of ito, security. Ito pwede naman dumating, nandito lang to eh, di ba? Pero yung bill kasi eh, araw-araw, tumatakbo kontador, di ba? Yung pride mo, minsan kailangan mo kainin yan. Kasi, chicken din yun eh. Kaya naman yun eh. Z, ikaw ba sa Italy, Italian food o Filipino pa din? Pinoy. Paano? Puta na, yung pagkain nga ng anak ko, puro adobo na yata. Ako nagluluto eh. Adobo, sinigang, puro lagi na lang ganun. Oh? Bakit? Ba't di kayo kumakain ng Italianong pagkain? Hindi, kumakain naman kami. Oh, tsaka kami siya nagluluto rin naman kami ng pasta, no? Oh. Pasta, ano naman po dun eh. Pizza, ganun. Oh, pero the best yun dun. Pasta, pizza, talaga Italian. Oo, oh, no? Italian. Sawa na kami dun. Sa bagay. Mm-hmm. Paano yung mamamalengki ka? Punta ka grocery store, tapos luluto ka, lutong Pinoy. Lutong Pinoy, hindi naman laging Pinoy. Meron ding Italian para di ka ma-balance lang. Pero yung mga anak mo, nagtatagalog ba sila? Hindi. Italiano lang. Italiano, English kasi. Gerardo, si English, ganun.
Peppa Pig English. Eh, sabi ko sa kanila, ayaw nga silang matutong mag-Tagalog utol eh. Bakit? Baka maintindihan nila yung mga rap ko eh. Medyo bad. Basta. Diba? Pero sabi ko nga, pag inilagaan mo naman sila ng ayos at pinalaki mo maayos eh, alam nila yung dapat nilang gawin. Tingin mo, ikaw, galing ka sa produkto ka ng isang broken family. Medyo personal lang utol, okay? Okay. Produkto ka ng isang broken family, now you're a family guy. Mm-hmm. You're a very good father, I can say. Ano yung mga naranas mo na walang tatay na ayaw mong iparanas sa mga anak mo? Utol, iba yung ano ko ng ano eh. Medyo, siyempre mabigat din yung di kayo kompleto. Mm-hmm. Hindi, masasanay ka na rin. Salamat sa nanay ko kung marinig to na nanay ko, ma. Be proud. Thank you sa'yo. Kundi dahil sa'yo, wala. All outs tayo. Kasama ka lagi. At, wala, utol. Ano bang masasabi kung para sa ganun, di ba? Gusto mo lang maging mabuting tatay talaga? Oo. Hindi man tayo naging mabuting anak, eh, bawi natin sa pagiging mabuting magulang. Solid nun. Are they all like babae, lalaki? Puro nga babae. All girls. All girls. Naniniwala ko na ang demonyo ay gustong bigyan ng Diyos ng mga anghel para magbait. Oo din. Iba 'yan, no? Iba yung nawawalang pagod. Mm-hmm. Kahit pag-uwi mo pagod ka, pagka may yakap ka sa pag-uwi, tanggal lahat, no? Oo, pero nandun pa rin yung araw-araw mong iniisip, nakakapagod eh. Oo din, no? Pero laban lang, palaglang, puta ako palaglang. Wala man akong inaatras yung laban eh. Doon ko talaga babawi. Kaya ka nga naman lumalaban dahil sa pamilya mo lang eh. Dahil kung ako lang, hindi ko dapat gawin yun. Ako, umuwi na lang sana ako dito sa Pilipinas, di ba? Buhay, ano, masaya. Sa ngayon, kung maglarap ako dito, kahit ako lang mag-isa, wala akong pamilya, kaya kong buhay yung sarili ko. Di ba? Pero malaki pa yung pangarap ko eh. Kung dati ang pangarap ko makilala lang sa rap, ngayon dahil may pamilya na ako, mas lumaki. Yeah. Alam mo yun? Mas malaki na sa sakupan. Nakuha ko na yun yung makilala sa rap eh. Like nakuha ko na yung respeto ng hip-hop. Kung di ka hip-hop at di mo wala kang respeto sa akin, saka shit. Di ba? Dapat recognize mo rin ako dahil sa Zargon si Streets, hindi nila mababawi yun. Tingin mo yung mga ginawa mo sa Italy, tumatak talaga sa Filipino hip-hop community doon? Oo. Kung may android doon, ako yung android doon. Yun. Kaya nga ako nandun eh. Tayong bida doon. Yeah. Hindi ako paik na ibang bida doon. Hindi ah. Hindi naman. Yung ibang ano. No. Pero sabi ko nga, kuya ko ng hip-hop eh. Although, kung akala nila na no. Hindi. Tumutulong ako sa hip-hop community doon. At pinupush ko yung hip-hop community doon dahil kami lang doon. Sino tatangkilik ng sariling amin doon? Diba, siyempre kami dapat. Yun lang yan. Mm-hmm. Itong mga yung mga nangyari. Kumpare mo, dinala dito, nandito kayo ngayon, gumagawa kayo ng shows, may tourists kayo, ang dami pang plans. Dami pa. Pero, pasilipin mo kami sa mga aabangan nila 1 year, 2 years from now. Galing kay Zargon. Nandudong ka na. I'm sure nandudong ka na sa mga planning. Ang aabangan siguro nila yung hindi pa tayo nagtatapos sa music eh. Marami pa tayong ilalabas. Hindi ko pa nararamdaman na nabubulok na ako sa rap eh. Alam kong bas, lalo pa akong gagaling. Hindi nyo na dapat abangan yung pagyaman ko eh. Hindi ko na rin ano yun. Ang akin lang, kailangan ko lang itong gawin. At kung meron kayong dapat abangan sa akin, yun na yung ang mamimigay. One day. Miguel na dito sa Pilipinas. Pag diba? Miguel na dito? Oo, mamimigay tayong chongke. Pag pumunta ba sila sa Italy, pwede ka nila hanapin? Doon, territory ko. Pag chongke, sagot kita doon. Sagot kita doon. Pag doon, madali doon. Madali na. Sobrang ano ba? Sobrang tawag dito. Sobrang dali. Legal ba doon? Actually legal utol. Kita mo naman may mga bill. May kaso, mga dispensary. Walang doon. Tama 'yun. CBD lang 'yung walang tama. Okay. Sa katulad nating katulad kung ano,
walang ta- walang ano yun. Ah, okay, okay. Napaka kumbaga ang tama 100% 1% lang yung ano nun eh. Ah, okay. Pitik yung medical eh. Side lang yung ano doon. Okay, gets, okay, gets, gets. Pero pag yung naamoy na mga hindi na nila hindi nila makontrol, parang legal na rin ganun oh. Talaga. Yung iba sinasabi, eh nabili ko lang to diyan eh, no, yung ano, 'di ba? Gets naman. Pero ano, magli-legal na rin yung kaya ganun, magli-legal na rin. Ah, pa-pale. Oh, kasi yung mga katabi niyang bansa, legalized na rin sila, oo. Europe. Tawag dito utol, yung ano ba, yung Filipino community doon, nakatulong na sobrang dami, kaya mabilis kang naka-adjust, naka-adapt. Tingin mo? Salamat sa, ako, kami dati nagpapahipap, walang sponsor eh. Hindi nga namin alam yung mga sponsor na yun. Kami lang tropa, kami lang magpapano. Pero nung huling nagpa-hip-hop event kami, maraming sumuportang ano, nag-sponsor. Hindi na nga kami naglabas. Sila na yung nagbayad ng ganito. Nag-ganon ng ano. Yeah. Pwede pala naman ganun eh. Mm-hmm. Pag kinausap naman sila, madali naman pala silang kausap. Mm-hmm. Nakatulong sila sa amin. At yung mga lumabis doon sa event, yun yung ginamit ko rin papabalik dito. Kaya medyo di masakit sa akin na hindi ako namasahe. Ganyan. At sa tingin ko, mas marami ngayon ng susuporta pa. Lalo. Ngayon, pag ihatid ko talaga ang magandang balita mula Pilipinas papuntang Milan. Sobrang dami mo pang plano siguro sa hip-hop doon. Eh, no? Dami pa. Pero yung plano ko kasi set by set, 1+1 lang eh. Hindi, ayoko nang magulo yung iniisa-isa ko siya. One at a time. Hindi, para hindi magulo. Mas marami kang mapapabayaan eh pag pinagsabay sa parang panagsusulat ako. Ayoko nang madaming beat. Yung beat lang na yun. Ayoko nang papakinggan ko yung... No, isa lang muna. Eh, anong basa ka mo isa? Ganun lang. Ano yung thought process mo pag gagawa ng kanta? Paano yung proseso? Kasi utol, flexible ako. Pag sinabi sa akin ang topic nito, may tayo ba? Isusulat kita na may tayo ba? Isusulat ko yun na may tayo ba? Hindi ako yung gangster rap lang na yun lang ang kaya kong gawin. No. Rapper ako eh. Kahit anong beat, kinakain ko talaga yan. Although, pag sinabi sa akin ang topic nito, kung saan, pwede kitang sabayan. Ang hindi ko lang kaya yung mabilis, hindi ko kaya yun eh. Bakit? Ang bilis eh. Sa diction mo, no? Hindi yung kanais maglas, ang bibilis nun, hindi ko kaya yun. Yung ganung salita. Respect din sa ganun talaga. Respect talaga dun. Ano yung blessings sa kanila yun eh. Mga speed rappers, no? Pero ikaw, yung, what they call this, yung music mo, alam ko gangsta rap talaga. Yan yung gusto mo i-excel. Mm-hmm. Pero darating ba sa point maririnig ka namin sa lab song? Utol kung kilala mo ako, nagla-lab song ako. Katulad nga nung saan, nung Tresky kami, yung Santa Mugal. Yung project namin doon, puro lab song yun. Okay. Pero kung gagawa man ako ng lab song ngayon, hindi na yung para sa bigo ako sa pag-ibig. Hindi. Gusto ko yung para sa pamilya ko na. Okay. Para sa asawa ko, ganun. Ganun ang love song. Ako may kanta ko na sa lahat. May kanta na ako sa nanay ko, may kanta na ako sa asawa ko, may kanta ako sa pamilya ko. Ginawa ko na lahat talaga ng kanta yan eh. Yun yung mga love song ko lang. Hindi yung mahal kita kahit ako'y niloko mo. Yung mga ganun. Walang ganun. Hindi yun. Mahal kita kahit ako'y niloko mo. Walang ganun. Tangin. Zargon, no? Zargon, no? Album, no? No. Love song compilation, no? Okay. itong biyahe mo, I think it's gonna be a very good one na mag-uwi ka ng lessons, connections, network, at experience. Alam ko mangyayari yun. Alam mo kung ano yung nakaka-excite? Yung realization na yun pag nangyaring nakabalik ka na doon at yung gusto mo pang gawin na pagbalik mo pa ulit dito. Mismo. Na-excite din ako sa katulad yan, bukas na yung event, na-excite ako kung ano yung bukas. Makikita mo doon, performance na may papakita mo doon. Yung mga G, tumimbre sila. Ang liit ng pwesto. Lamon. Namin nila. Parang ang liit na yun. Nakita ko nga kahapon yung pwesto, ang liit. Dahil nilakayan mo pa, no? Sige, okay lang. Ay, kasi kami utol, nung nag-declare kami, naghahanap talaga kami ng pwesto, ay hindi, pinusya agad namin para, ito na. Para kasa na. Tama naman. Wala nang gulo pa. Let's go. Tama naman. Di, magkagulo. Bawi na lang, di ba? Magkagulo sila doon. Basta sabi ko lang, kung maaari, papasukin lahat. Ayoko nang may maiiwan sa labas. Parang nung ako sa Rome, nung huling kanta ko doon,
Puta, may pumila eh. May naiiwan sa labas eh. Dami naiiwan. Nakawakawa yung ganun eh. Hindi makakapanood, no? Eh, kasi may limit yung restaurant eh. Ano mga yun? May pandemya, di ba? May limit eh. Aba, 300 na tao lang, 400 na tao lang. Ganun lang. Ganun dun. Naawa kapag may hindi nakakapasok. Kasi nag-effort sila eh. Nag-effort sila, utol. Nagbigay sila ng oras. Na-appreciate ko sila dun. Di ba? Itong ano, utol. Sabi ko nga sa'yo na-excite. Meron niyang fan ko siya, alam kong fan ko siya. Yeah, yeah. Wala siyang pan-ticket. Sabi ko, bigyan ka ng pera, biligan ticket. Magkano usual ticket price doon? 4? 4 euros. Pag-walk-in, 5? 5 euros. Ha? 5 euros? Yung entrance ko dito, 400. Hindi. Doon sa Italy. Ano usual? 10. Pero nung nag-pebent kami, sabi, Zargon, bakit 10 lang naman? Kasi mga tropa-tropa pips lang naman din yung community lang din naman manonood eh. Uh-oh. Pero ito na yan, magiging 25. Yan. Magtasax na yan. Talaga. Yun ang goal. Diba? Yun ang goal. Magiging 4, magiging 30 na yan. Hindi, kasi ito yung hindi naiintindihan ng audience. Mas mahal yung... Hindi lahat, no? Pero syempre, most probably, mas maganda yung experience na makukuha mo kapag nagbayad ka ng mas mahal. Tama. Kasi yung production values, hindi mura. Yung stage, yung LED, hindi. Yung sound system. Kapiraso lang din yung kakabigin mo after ano? Kapiraso lang yung, din. Kung walang sponsor sa ticket price lang, malamang sa malamang talo pa. Mismo. Di ba? Kaya talaga parang wala tayong ano, wala. Kaya talagang kailangan nyo sumuporta talaga sa pagbili ng merch. At pagkaibigan ka, mindset, supporta ka dapat. Oo, bumili ka ticket. Hindi mo buburautin yung kaibigan mo. Oo, no, bumili ka ganun. Ticket. Hindi pwede sabihin, tropa ko si ganito. Alam mo, pag may event, lagi ko sinasabi sa tao ko sa gate, pag may event ako, pag yung tao dyan, walang ticket, tas nag-drop ng name, tablam nyo. Hindi kasi yun maganda eh. Oo, hindi maganda. Hindi yung, uy, tropa ko si performer, no. Makakilala ako ni ganito. Oh, tapos sasabihin ng tao ko, sige sir, pakitawagan para sunduin ka. Hindi, kilala ako nun. Parang, diba? So I'm just saying this, no, as an event organizer na hindi madali mag-put up ng event. Mismo. And most likely ka ikaw nag-event siya ng bomba talaga din eh si ano eh. Si hindi, Utol, hindi eh. Hindi madali Z, kasi hindi mura yung kailangan mong gastusin. Ayaw mo rin naman yung event mo eh pipitsugin lang, no. Oh, ayaw din naman natin. Kasi nga yun nga yung goal, maitaas yung eksena eh. Paano mo naman gagawin kung magiging ano, kung magiging tama, ano, tama, ka, tama, diba? Tama, so, tama. Sometimes you have to take the risk. Tama. And for me to be able to, you know, at least meet the cost or matabla ko yung galaw. Mm-hmm. Eh, kailangan minsan magtaas ka ng konti ng ticket. Tama. Pero kapalit nun is bigyan mo naman din ng good, solid na show. Solid na show. Solid na experience. And sa lahat ng pumupunta sa events namin, Mapakalyekon, Urban Gathering, Good Old Days, at kung ano pa, lahat sila nababalik namin yung 200, 300, 400, 500, 1,000 peso na ticket kung magkano man singilin namin, dahil solid yung experience, solid yung performance, maganda yung sound system. Mm-hmm. Yun, pinapaalala ko lang din para din sa mga event organizer. Kung gagawa kayo ng event, ang gandahan nyo na. Gandahan nyo na. Kasi sayang yung art ng artist na kinuha nyo ng mahal, binayaran nyo, tas bibigyan nyo ng putyo-putyong pambidyo o king sound system. Oo. Sayang naman yung galing nila. Hindi sila marinig. Hindi nila marinig, di mo maintindihan. Mm-hmm. Bigay mo na yung best mo. Kasi tendency, minsan mo lang yung gagawin eh. Tama, susunod tama. Na gagawin mo, iba na yun eh. Kahit sabihin mo, parehas yung pangalan, iba na yun eh. Tama. Diba? Pero ang akin lang, sa mga event organizer, wag nating haya, ano, bago tayo gumawa ng event, make sure natin na mababayaran natin ng tama yung artist. Mm-hmm. Tapos, mabibigay. Safety, yan ang number one priority. Laging safety ang number one priority. Safety and security. Tapos, syempre, i-make sure din natin na yung experience ng pumunta, hindi naman sila yung mababad trip sa napuntahan nila. Tama. Sila yung tipong magsasabi pa sa mga kaibigan nila na puta, pumunta ka sa mga hip-hop events, ang ganda. Yan! Ganun. Kasi kung dadalain mo yung tao dahil shitty yung galaw mo, man, it's not gonna be nice, man. Hindi ko na ulitin yan. Hindi ko na, yes, di ba?
Pero yun lang, medyo bumali lang kami. Okay. Kasi alam ko naman utol na si pare, galing din yang Italia. Mm-hmm. Alam din sumugal yan, lang kami, utol. Alam din yan yung international standards. Mm-hmm. Hindi lang sumugal. More of, may gusto rin talagang gawin na parang... Tama, tama. Ito, sabi mo nga kanina, ito na lang yung kulang eh. Tama, tama, tama. Diba? Mm-mm. Kumbaga, pag nangyari na to, oh, nagawa mo na. Mm-hmm. Binilbo yung career mo, mm-hmm, napapotok mo yung sarili mo without going here. Mm-hmm. You did your tour here, 6 shows. Everything is packed. Mm-hmm. And then? Pag uwi doon, win-win. And then, ano na lang, abangan nyo na lang ulit. Di pa, oh, susunod na galaw, diba? Ito, may, siyempre, may next pa yan dapat. Hindi pa... Zargon Homecoming 2022, Zargon Homecoming 2023, Zargon Homecoming 2024. Mismo, ganun naman yun. Tapos iba-ibang lugar dapat yun. Oo, oh, tapos iba-iba yung pinapatatong na nga namin yung bawat lugar eh. Baka mapuno ka, puta, ang dami, 7,000 islands yung Philippines. Pero hindi, ang akin utol is, why not? Why not? Walang posible. Hanggat may taong gustong makinig at mapakinggan ka, hanggat mm-hmm may taong namumove mo yung buhay tuwing gumagawa ka ng music, mm-hmm, why not? Tama. But yeah, sobrang solid lang din talaga, utol, kasi ang saya ko lang din na napaunlakan mo ko. Salamat din, karangalan. Utol, last question. Yes? Last two siguro. Sige, okay. Kung may sasabihin ka sa batang ikaw, ano yun? Kung batang ako? Oo. Ano yung sasabihin mo sa dating Zargon? Ngayon, kung sino ka ngayon, sasabihan mo yung batang ikaw. Ano sasabihin mo sa kanya? Huwag yung mamimigay lang ng chongke, ah. Hindi, hindi, hindi. Ang masasabi ko lang sa dating ako, yeah, yeah. Manood ka, bata. Ito na ako ngayon. Yeah. Yun, ang masasabi ko. Last question, utol. Para sa mga taong nangangarap, mapagangsta rap, trap, drill, kahit anong klaseng hip-hop yan. Okay. Ikaw, sa dami mo rin pinagdaanan, naging ulo ka ng gang, mm-hmm, naging leader ka, gumawa ka ng eksena sa bansang hindi mo home. Mm-hmm. Kumbaga, sa foreign country, foreign mm-hmm land. Anong pinakamasasabi mo sa mga batang sumusubok ngayon? Okay. Na ito yung gustong gawin, gusto mag-rap, gusto mag-music, gusto maka-inspire. Ang masasabi ko lang dyan, utol, ay... ilagay mo ang puso sa ginagawa mo dahil pag nilagay mo yan, eh, may mararating ka at walang ibang kukuha ng pangarap mo kundi ikaw, kaya kunin mo. Lakas nun. Mm-mm. Solid nun, man. That's a really nice statement. All good din. Utol, saan kanila mapapakinggan, makikita, mapapanood, promote mo lahat ng social media mo ngayon? I-type nyo lang yung pangalan ko, Zargon, saan masulok ng mundo, lalabas ako dyan. Yup. Let's go. Kahit saan. All music platforms. Yes. All social media platforms. Zargon. 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 Check out nyo lang yan. Lahat ng social media niya, lahat ng social media links nasa description sa baba. So yun, guys. Sana. Abangan nyo kami sa mga susunod pa naming galaw. Hindi lang si DOUGBROCK, but pati na rin DOUGBROCK si Zargon. DOUGBROCK TV, the best. Yes, sir. Abangan nyo, sobrang dami pa namin ginagawa. Sa lahat ng nanonood nito, take away ko sa episode na to, hindi mo kailangan maging mabuting anak palagi. Okay lang yun. Kasi lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may experiences, lahat tayo may mga choices. Mm-hmm. Pero pag dumating ka sa point na kailangan mo na maging magulang, make sure mo na mabuti kang magulang. Tama. Kasi yun yung mapapamana mo sa mga susunod na ikaw. Mm-hmm. So yeah. Sana nagustuhan niyo yung episode na to. Isa to sa mga itinitreasure ko. Si Zargon ang isa sa mga unang international guest ko na masasabi. So yeah. Sana may nakuha kayong values. Kung meron kayong mga narinig na alam niyong hindi maganda, masama, just, you know, put it out, put it away. Kunin niyo lang yung mga mabuti lessons, yung feeling niyo applicable sa inyo, yung may matutulong sa inyo. Ginagawa ko to para mas matuto at marinig yung mga kwento ng mga tao na may curiosity ako, na hinahangaan ko, na nire-respeto ko. Sana may nakuha kayong value kasi ako sobrang dami. Kita-kits tayo ulit sa inyong paboritong podcast, sa inyong Sunday habit. Follow nyo kami sa lahat ng social media, DOUGBROCK _, lahat ng social media, DOUGBROCK TV, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook,
nandiyan kami lahat. Spotify, check out nyo kami. This has been DOUGBROCK. Kasama ko si Zargon. And this is DOUGBROCK Radio. Mismo. Keep on winning, guys. Let's go. Keep on winning. Tol, sobrang solid. Masaya nun. Masaya. Ako iba. Masaya nun, masaya nun. Ang solid nun. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.